Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Super Radio 594, lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. EZBB, kapuso nyo sa radyo. Walang inikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang Alas 5.32, ay bango na po, bango na. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Magsaing na kayo, magsaing na at magbalita na tayo. Narito ang headlines ng mga balitang gumagalaw, mga balitang gising na gising, buhay na buhay. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa, lalo pang bumagal nitong Enero, pero inflation rate sa bigas pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Mga inani na sibuyas ng ilang magsasaka sa Vintar, Ilocos Norte, ipinamimigay na dahil hirap ibenta kahit bagsak presyo publiko. Hinimok naman ng Department of Agriculture na kumain ng mas maraming itlog sa gitna ng sobra-sobrang supply. Lahat ng dam sa Luzon nasa below normal high water level na sa gitna ng epekto ng El Nino. 4 sa kada 10 Pilipino naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang paubuhay sa susunod na 12 buwan batay sa survey ng Social Weather Station. Ilang senador na nawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pumagitna na sa bangayan ng Senado at Kamara hinggil sa isyu ng charter change. Pangulong Bongbong Marcos, hindi pinatulan ang sinusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa DILG, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez itinanggi na isang sedisyon ang isinusulong nila. Oras natin, radyo na. TV pa! Wow! Si Melo del Prado! Panalo! Alas 5.34 na po ng umaga. Super Radyo! Lalo pang bumagal ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Enero. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority o PSA, na itala sa 2.8% ang inflation rate nitong Enero na mas mababa sa 3.9% noong December 2023 at mas mababa sa 8.7% noong January 2023. Kabilang sa nakapagambag sa pagbagal ang inflation
inflation rate ay ang food at non-alcoholic beverages tulad ng pag-uba ng karne o presyo ng ilang gulay, partikular ng sibuyas, itlog, isda, karne, ganun din ang renta sa bahay, bayarin sa kuryente, tubig, petrolyo at pamasahe. Pero ang inflation rate sa bigas ay naitala sa 22.6% nitong Enero na pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Maaari mo nang magtuloy-tuloy ang mataas na inflation rate sa bigas hanggang sa Hulyo dahil sa mataas na presyo ng inaangkat na bigas. Ayon kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas, dapat pagtuunan ng pansin ang pamahalaan ng lokal na produksyon sa halip na importasyon. Sinabi ni Rosendo So, chairman ng SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura, na sa 3rd linggo pa ng Marso inaasahan ang mas malaking pagbaba sa presyo ng bigas dahil hindi pa ngayon ang peak ng anihan. Samantala, ayon kay Professor Ranjit Roy ng Octa Research, dapat tutukan ng pamahalaan ang pagpapabagal sa inflation at tiyaki na sapat ang pagkain ng pamilyang Pilipino na may trabaho sila at sapat ang sahod sa halip na pamomolitika. Pinamimigay na lang ng ilang magsasaka sa Vintar, Ilocos Norte ang mga inani nilang sibuyas. Hirap ang ilang magsasaka na ibenta ang sibuyas kahit pa ibinagsak na ang presyo sa 35 pesos ang kada kilo. Kailangan pa rin naman ang nanihin ng mga tanim na sibuyas para hindi masira at masayang. Samantala, hinimok ng Department of Agriculture ang publiko na kumain o kumonsumo ng mas maraming itlog sa gitna ng sobra-sobra nitong supply. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, nakikipag-ugnayan sila sa Department of Social Welfare and Development, National Nutrition Council at iba pang ahensya para ma-promote ang pagkonsumo sa itlog na pinakamurang source ng protina. Sinabi naman ng nutritionist at dietitian na si Fia Batua Mambuay na bukod sa protina ay magandang source din ito ng vitamins at minerals na makatutulong sa metabolismo. Pero naglalaman din ito ng cholesterol at saturated fat. Kaya dapat isaalang-alang ang medical condition sa pagkonsumo ng itlog. Oras natin, Radyo na. TV Pala 5:37 na po ng umaga. Naniniwala ang 44% ng mga Pilipino na bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Batay sa survey ng Social Weather Station o SWS, 44% din ang nagsabing walang magbabago, habang 5% ang nagsabing lalala pa ito at 7% ang hindi sumagot. Dahil dito, buwaba sa positive 39 ang net personal optimism score mula sa positive 42 noong nakalipas na survey. Isinagawa ang survey mula December 8 hanggang December 11, 2023 sa 1,200 respondents at may margin of error na plus or minus 2.8%. Super Radyo! Oras natin, Radyo na. TV pa, alas 5:38 na po ng umaga. Natabunan ng gumuhong lupa ang 3 bus sa Maco, Davao de Oro kagabi. Sa ulat ng Super Radyo Davao, sinabi ng Maco Municipal Disaster Resignation and Management Office na sakay na mga bus ang mga trabahador ng isang mining company na pauwi na sana galing sa trabaho. 8 pasahero ang nakaligtas at nagpapatuloy pa ang search and rescue operations. Ilang bahay din ang natabunan ng gumuhong lupa. Nagpatupad na ang pamahalang panlalawigan ng Davao de Oro ng forced evacuation sa 5 barangay sa bayan ng Maco. Nasa below normal high water level na ang lahat ng dam sa Luzon. Ayon sa PAGASA, ang antas ng tubig sa Angat Dam hanggang kahapon ng umaga ay naitala sa 210.08 meters na mas mababa sa normal high water level ito na 212 meters. Sa Lamesa Dam, 78.05 meters ang water level kahapon na mas mababa sa 80.15 meters normal high water level. Nasa below normal high water level na rin ang antas ng tubig sa Ipo Dam, Ambuklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam, Pantabangan Dam at Magat Dam. Samantala, patuloy din ang paggawa ng antas ng tubig sa Kaliraya Dam. Una nang sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na sapat ang supply ng tubig ngayong taginit kahit pa may El Nino, pero pinapayuhan pa rin ang publiko na magtipid ng tubig. Super Radyo! Oras natin, Radyo na. TV pa, alas 5:39 na po ng umaga. Super Radyo! Inilabas na mahigit sa 868 million pesos na halaga ng mga cheque para sa mga OFW na naapektuhan ng pagkalugi noon ng ilang kumpanya sa Saudi Arabia. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, 843 sa mahigit sa
1,000 cheque ang naibayad na sa mga OFW noong 2022 ng Nobyembre na mangako si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na maglalaan sila ng 2 billion rial o halos 30 billion pesos para mabayaran ang insurance claims ng nasa 10,000 Pilipino na nawala ng trabaho matapos mabangkarote ang ilang construction companies. Oras natin, Radyo na, TV Pala, 5:40 na po ng umaga. Melo del Prado sa Super Radyo, DZWB. We're super grateful and happy dahil GMA Radio ang number one for 2023. Number one AM station ang Super Radyo DZBB. At number one FM station ang Barangay LS. Maraming salamat, mga kapuso. Kamusta ka na? Bitawan mo ako! Ano ba? Stop! Huwag mo kayo pagtanggol yung kapit na yan. Hindi siya kapit. Kapit yan, inagawin niya sa wakit. Hindi siya kapit dahil girlfriend ko siya. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ngayong Miyerkules. Saan ka galing, Papa? Pinuntahan mo ba yung isang pangalan? O, anak. Ingat ka na. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Bihirang ganitong klaseng pagkakataon, Terry. Hindi dapat pinapalampas. Financial struggles has led him back to a life of crime. The Bank Job. Wednesday, 8 p.m. on GFlix. On GTV. Get ready, Bacolod! It's time for the Bacolodiat Festival this February 10th with Jeric Gonzalez, Clea Pineda, John Lucas, and Bubay. Let's fiesta, kapuso! Natin Radyo na TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5:43 na po ng umaga. Narawagan ang ilang senador kay Pangulong Bongbong Marcos na pumagitna na sa bangayan ng Senado at Kamara hinggil sa isyu ng charter change. Kasunod ito ng pinagtibay na resolusyon ng Kamara na sumusuporta kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa gitna ng umano'y matinding pag-atake ng Senado sa Kamara. Ayon kay Senator Jingoy Estrada, maaari kausapin ng Pangulo ang liderato ng Senado at Kamara hinggil dito. Sinabi naman ni Senator Francis Escudero na hindi pag-atake ang pagdepensa sa konstitusyon at Senado. Kaya andanawagan siya sa Pangulo na rentahan ang pinsan na si Romualdez. Iginit naman ni Senator Ivy Marcos na iginagalang pa rin ng Senado ang interparliamentary courtesy dahil sa aligasyon o taliwas sa aligasyon ng ilang kongresista kasunod ng investigasyon ng Senado sa People's Initiative. Una nang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na handa siyang makipag-usap kay Romualdez. Samantala, tutol naman si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na rendahan si Romualdez dahil hindi ito trabaho ng Pangulo at hindi anya papit ng punong ehekutibo ang House Speaker. Hindi pinatulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinusulong ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Interior Secretary Benar Abalos, hindi na pag-usapan sa sectoral meeting kahapon ang isyu at tumutok ang pulong sa kung paano mapalalakas ang kampanya ng pamahalaan laban sa cybercrime. Naniniwala din si Abalos na hindi mahihimok ng ilang grupo ang maraming Pilipinong nagmamahal sa bayan para sa One Mindanao dahil kinalakihan na ng lahat ang pagkakaroon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Narindigan si Abalos na isang paglabag sa konstitusyon kung may magtatangkang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kaugnay naman sa posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil sa usapin, bahala na anya ang DOJ na pag-aralan ito at magsabi kung ano ang dapat na gawin.
Samantala, nagsagawa ng loyalty check ang Philippine National Police o PNP sa mga police commander sa Mindanao kasunod ng panawagan na ihiwalay ito sa Pilipinas. Super Radyo! Oras natin, radyo na, TV pa, alas 5.45 na po ng umaga. Super Radyo! Itinanggi ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na isang act of sedition ang pagsulong niya at ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin niya ito Clement dahil hindi sila nang gugulo o kung maggamit ang dahas. Itiniyak din ang mambabatas na magiging mapayapa ang sinusulong nilang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Kawalan din umano ng suporta ang dahilan kung bakit nila ito'y sinusulong dahil tinanggal ang major infrastructure flood project sa Mindanao sa pagpasok ng Administrasyong Marcos. Kulang din anya ang ibinibigay na tulong ng pamahalaan sa gitna ng pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao. Patunay na hindi ito prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Naniniwala naman si Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo na mapanganib ang sinusulong na ihiwalay ang Mindanao at batay sa kasaysayan ay walang secession movement na hindi naging magulo. Nangangamba ang DICT o Department of Information and Communications Technology na magamit ang Artificial Intelligence o AI sa pagdating ng eleksyon. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., posibleng magamit sa fake news sa paparating na eleksyon ang deep fake na ginagaya ang mukha at pananalita ng isang personalidad sa pamagitan ng AI. Kung hindi niya mapanuri ang mga makapanunod nito, maaari silang mapaniwala. Dahil dito, hinimok ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego ang kamera na gumawa ng batas para dito. Samantala, iniulat ng Philippine National Police kay Pangulong Bongbong Marcos na tumaas ang kaso ng cybercrimes o krimen gamit ang internet. Kabilang sa top 10 cybercrimes ng PNP ay ang swindling o estafa, illegal access, computer-related identity theft, online libel, ATM o credit card fraud, threat o pagbabanta online, data interpreferences, anti-photo and video voyeurism, unjust fixation at computer-related fraud. Para labanan ito, magtatatag ng Cybercrime Training Institute ang PNP para sa mga police at cybersecurity center para makatugon agad sa mga banta ng hacking. Tuloy din ang ugnayan ng DICT sa mga ahensya ng pamahalaan para palakasin ang depensan laban sa hacker. Super Radyo! Pinabulaan na ng National Security Council ang anunsyo ng China na may itinaboy silang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Una nang sinabi ng China Coast Guard sa website nila na meron silang itinaboy na barko ng Philippine Coast Guard o PCG na pumasok umano sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal nitong Pebrero 5 at naayon sa batas ang kanilang ginawa. Pero ayon kay Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council, guni-guni lang ang inanunsyo ng China dahil nasa Baho de Masinloc anila ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan at suportahan ang mga Pilipinong mangisda. Wala ring hakbang na ikinasa ang China laban sa pinakahuling resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na kinumpirma ng AFP at Philippine Navy na naging mapayapa at hindi nakaranas ng panggigipit. Balikan natin ang headlines ng mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Buhay na buhay! Pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa, lalo pang bumagal itong Enero. Pero inflation rate sa bigas, pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Mga inani na sibuyas ng ilang magsasaka sa Vintar, Ilocos Norte, ipinamimigay na dahil hirap ibenta kahit bagsak presyo. Publiko hinimok naman ng Department of Agriculture na kumain ng maraming itlog sa gitna ng sobra-sobrang supply. Lahat ng dam sa Luzon nasa below normal high water level na sa gitna ng epekto ng El Nino. 4 sa kada 10 Pilipino naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang paumuhay sa susunod na 12 buwan batay sa Social Weather Station Survey. Ilang senador nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pumagitna na sa bakayan ng Senado at Kamara, legalization ng charter change. Pangulong Bongbong Marcos, hindi pinatulan ang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ayon sa DILG. Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, itinanggi na isang sedisyon ang isinusulong nila. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado, panalo!
Double B, Bantay Bigas. Ayan, itong bigas na itong katangi-tangi, mga kapuso, na hindi po nakitaan ang pagbagal ng inflation. Ibig sabihin, mas matindi, mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas nitong Enero. Standby Mark Makalalad, Alang Gatos. Ayan, presyo pa rin ang mga bilihin. Inflation. Good morning! Mau de la Cruz, Manny Vargas, Tuesday New. Nim Parabelo at Isa Bendaño Umali. Alas 5.50 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZWB. Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Bago na Bayan. Alas 7 hanggang alas 8 na umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Arnold Clavio at Connie Ciso sa One on One. Walang personala. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB. Prime Time. Sasariwain natin ang kulturang Chinoy habang ipinagdiriwang ang Lunar New Year. Samahan natin si Mike Tan sa kanyang food trip sa oldest fast food in Chinatown. Magkapit tayo sa The Great Buddha Cafe. Ipapakita ko naman sa inyo ang isang no-cook tikoy recipe na pwedeng-pwede nyo rin gawin sa bahay. Bibisitahin ko din si Larkin Castor para ipagluto siya ng kanyang paboritong pork binagoongan. Ipapatakin ko rin sa inyo ang aking original recipe ng lechong bonejo. Farm to Table, Sunday 7:15 p.m. on GTV. Pagod ka na ba sa buhay at naghahanap ng swerte? Baka ito na ang chance mo na manalo ng mga papremyo. Manood lang ng Black Rider sa GTV 9:40 p.m. gabi-gabi. Mag-selfie habang nanonood at i-post yan sa aming social media pages. Baka ito na ang swerteng babago sa kulay ng buhay mo. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Radio DZWB. Nakakain na eh, nag-almusal na eh. Good morning! Ayan, nang bahaw. Alas 5:53, mga kapuso, magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila! Ay, totoo yun, yung bahaw, huwag niyong itatapon yun. Kaning lamig. Di ba? Mahal ang bigas ngayon. Ito, sinukat na po. May sukatan at may resulta na po ang pagsusukat ng PSA doon sa inflation sa mga pagkain, lalo na po ano, yung bigas ang natatangi, namumukod-tangi itong bigas na ito na mabilis ang pagtaas ng presyo sa buwan ng Enero kumpara sa Disyembre nung nakalipas sa taon, mga kapuso. Pero bago natin puntahan yan, meron tayong sinusubaybayan. Alam nyo ba na meron po ngayon na nangyayari po dyan sa Davao de Oro, kagabi pa po ito, meron pong natabunan ng gumuhong lupa, tatlong bus sa Maco, Davao de Oro. Meron pong mga naisalba nito dito, walong pasahero po nakaligtas at nagpapatuloy pa yung search and rescue operation, mga kapuso. Sakay po ng mga bus ang mga trabahador ng isang mining company na pauwi na sana galing sa trabaho. Meron ding ilang bahay na natabunan ng gumuhong lupa. Nagpatupad na po ang pamahalang palalawigan ng Davao de Oro ng forced evacuation sa 5 barangay dyan po sa bayan po ng Maco, mga kapuso. So yan po ay dahil pa rin sa mga pagbaha.
at saka sa mga paghuhupo ng lupa at syempre yung mga pag-ulam pa rin nararanasan dyan po naman sa Mindanao. Land of promise, mga kapuso. Puro promise, puro pangako. Land of promise. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio. Mamaya yun, ha? Meron tayong tugtog tungkol sa promise. Okay, dito muna tayo sa lagay ng panahon. Sapagkat yun na nga ang dahilan kung bakit po nagkakaroon po ng mga pagbaha. Ayan, panahon muna tayo. Ito muna. Bantay! Isahan natin ito. Para alam na mga kababayan natin kung ano po itatakbo ng panahon, nakakapekto po sa silangang bahagi ng bansang easterlies o hangin na nagmumula po sa silangan. At dahil dito po ay sinabi ng PAGASA na asahan na maulap na papawrin na sasamahan po ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Southern Leyte at Bohol ngayong araw na ito. Yan, Mindanao kasali po, Northern Mindanao. Sa Batanes ay asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawrin na may pulo-pulong mahinang pag-ulan hanggang ngayong araw na ito dahil po sa hangin amihan sa Metro Manila. Magandang umaga, Metro Manila. At nalalabing bahagi po ng bansa ay asahan naman ang bagyang maulap hanggang sa maulap, pulupulong mga pag-ulan, mga ng papawrin o pagkulog pagkidlat ngayong araw dahil po sa easterlies o localized thunderstorm, mga kapuso. Bantay panahon. Okay. Ito na tayo sa binabalita na inflation o lalo pang bumagal ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilhin at serbisyo sa bansa nitong Enero. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, na itala sa 2.8% ang inflation rate nitong Enero na mas mababa sa 3.9% noong December 2023. Salamat naman. At mas mababa sa 8.7% noong January 2023. Pero Enero pa lang ito. Enero pa lang. Oh, magkakasubukan tayo sa pag-usad po ng mga buwan ng 2024 kabilang po sa nakapag-ambag sa pagbagal ng inflation rate ay ang food at non-alcoholic beverages. Akin tinitingnan to, hinihimay-himay ko eh. Oh, yung gulay, buwaba din naman daw ang inflation. Mabagal ang inflation, yung karne, yung itlog, yan. Pero ang bigas. Itong bigas. Super Radio. Ito talaga. Melo del Prado sa Super Radio. DZW. Mailap ang 20 pesos. Mahal pa rin ang bigas. Batay sa pagsusuri noong Enero. Pero nasa Pebrero na tayo. Kung titingnan natin yung time series ng rice inflation in 2023, ito ay mababa mula January hanggang July of 2023. So January of July, so mababa siya. So nagkaroon lang tayo ng pagtaas nung August last year, tapos talagang pumalo siya nung September, and then tuloy-tuloy na. Palaging solusyon ng gobyerno dito sa napakataas na presyo ng bigas ay yung mag-import ng mag-import, kung saan very inflationary talaga ang pag-i-import. Pero sa halip na palakasin yung ating lokal na produksyon. Medyo bumaba ng konti ang presyo. Kasi hindi pa peak ang harvest. Eh. Pero ang tingin naman natin by March 3rd week, mas malaki ang ibababa. So dapat iklaro ng gobyerno kung saan ang focus ng mga programa niya. Dapat tulungan ng mga may hirap. Dapat tugunan yung free, urgent national content sa mga kababayan natin. Inflation, pagkain, yung mga trabaho, no, at saka wages. Kung gusto ng presidente tuloy-tuloy ang pagtaas ng kanyang trust and approval rating, kailangan kong makinig sa taong bayan. Mag-focus ang gobyerno sa paglilingkod imbis na sa pumulitika. Melo del Prado sa Super Radio DZW. Laging solusyon ng gobyerno. Mahabol pa oh. Ang lagi solusyon ng gobyerno. Ano? Good morning! Promise! Alas 5.59 na po ng umaga, mga kapuso. Mabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilhin sa Pasig Mega Market. Ramdam ng ilang mamimili maliban lang sa bigas. Mark Makalalad, Mark! Super Radio! Mga kapuso natin, sinabi ng ilang mga namimili na nakapanayam ng Super Radio DWB dito sa Pasig Mega Market, naramdam naman nila yung pagbagal ng inflation rate. Ito yung pagdating sa presuhan ng ilang bilihin tulad na lamang ng itlog. Na sinasabi ng DA, dapat samantalahin daw yung pagkain yan habang mura.
Gulay. Yan. Yan daw ang nakitaan nila ng pagbabahala ng presyo. Gulay, pampahaba ng buhay yan. Kaya, gulay, pampahaba ng buhay. Kaya yan nga dapat ang ano, abot kaya eh. Yung bigas eh, magbosa tayo sa kanin. Ayan. Pampaikli ng buhay dahil sugar ayan. Yan. Tunay. Alam mo, Kuya Melo, sinasabi nila, naniniwala naman daw sila dun sa datos. Dahil kahit papano daw ngayon, nakakahinga ng maluwag sa pagbabudget. Pero, kung may ulam ka, siyempre, kailangan tapatan mo ng kanin yan. Sa kanin sila nagkakaroon ng problema. Yeah. Dahil nakakabutas daw ng bulusa ang mataas na presyuan nito. Bumaba, kasi, diba ngayon sabi, ang farm gate price bumababa na. Diba? Ibig sabihin, sa probinsya. Oo. Dapat dito, dyan sa palengke, ng mga binabalandra mo mga presyo na yun, dapat bumababa na din yan. Ay, mas mababa daw ang imported na bigas kaysa local rice, di ba? Report nyo kahapon yun, di ba? Oo, pero alam mo, Kuya Melo, dito sa palengke, wala pang nararamdaman na pagbaba ng presyuhan ng bigas. Kung baga, napako daw, no, yung presyuhan nito, yung nakita natin, 52 pesos per kilo, pero broken rice yan. Yung magandang kalidad ay nananili pa rin, 54 pesos per kilo. Parang broken promise lang, ha? Broken rice. Okay, go ahead. Broken promise. Oo, naririnig yung binabanggit mo kanina Nasaan ba yung benting bigas na yan? Hinanap ko rin Wala. Pero yun nga ako, Kuya Melo, ang sinasabi kasi ng PSP. Ang kukulit naman natin, aspiration nga yan eh. Hindi ba? Aspiration, pangarap, pag-aasam. Wala namang masamang na mangarap, di ba? At dito sa Pasig Mega Market, ang sinasabi nga nung mga namimili dito ay sana ito yung matugunan. No, ito yung nais nilang matugunan ngayong 2024, mapababa ang presyo ng bigas, ang binabanggit naman ng PSA. Yung kanilang rice inflation, ha? Bumaba yung inflation, Kuya Melo, pero yung rice inflation, ito yung mataas. At 22.6% ang rice inflation na pinakamataas sa nakalipas na 14 na taon. At yung sa time series, kung pagbabasihan, nagsimula yan noong Hulyo, noong taon at karang taon at nagdire-diretso yan hanggang itong January 2024. Ayan. Pero mga kapuso, wag po tayo magkakamali. Sinasabi dito ay para sa Enero lang po ito. Kinukumpara dito ay yung pinanggalingan nito na Disyembre ng sumunod nakalipas sa taon at saka yung sinasabi na yung katulad na panahon, ibig sabihin noong Enero noong 2023. Yan ang pangapagkukumpara dyan. Opo, ang bigas po ay talagang mula noon hanggang ngayon sa pool ay mataas pa rin ang presyo ng bigas. Mataas pa rin ang presyo ng bigas. Pakinggan natin yung tinig ng isa sa aking mga nakapanayam. Kumusta na yung inflation sa bigas? Yes. Sa paanong paraan? Dati po, nasa 40 plus lang yung pinaka-highest price. 50 is yung maximum. Ngayon po, may iba po umabot na ng 100 plus, ganun, sa isang kilo. Isang lowest po is nasa 50 plus. Uh-huh. Depende sa kalidad, ano? Yes. Yan ang tinig ng isa sa ating mga nakapanayam kanina. Ang inyong kapuso, Mark Bacalala at ng GMA, Super Radio. DZWB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio. DZWB. Ito, alas 6:03 na po ang oras po natin. Punta na tayo dyan sa Muñoz Market. Ito na, ilang mamimili sa Muñoz Market, hindi ramdam ang pagbagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Toink! Alagatos! Toink! Ikaw na! Super Radio! Ang sabi nga nila, Kuyang Melo, kung gusto mong malaman ang tunay na lagay ng ating ekonomiya, kung talaga bang nagiging mura, tumataas, o kinakaya pa ng ating mga kababayan, magpunta ka sa palengke. Naman. Dahil sa palengke, talagang nandyan yung tunay na mukha ng ating ekonomiya, pati yung binabanggit na inflation. Talagang yan ang ramdam ng ating mga kababayan. Kaya nga nung makausap natin, kayo ba, naramdaman nyo yung sinasabi na pagbabaraw ng inflation rate, yung 2.8%. Hinahanap nila sa kanilang wallet kung yun na ba ay nakasilid tungkol sa kanilang mga wallet mo yung belo. Baka sakaling kasilip nila yung sinasabing pagbaba. Slower than the rate in December 2023, which is 3.9%.
Kung tutuusin, malaki yan. 2.8% na pagbagal ng bilis o antas ng ating mga bilihin at serbisyo. Kaya binabanggit naman, itong mga mabibili na nakausap natin dito sa Munoz, ang binabanggit nila, talagang hindi nila nararamdam dahil patuloy na tumataas ang presyo. Ay, ganito po yan. Pagunay na nga rito. Yung binabanggit po, yung bigas. Bigas. O, ganito yan. Paliwanag lang natin, ha. Yung inflation po, hindi po yun yung presyo per se. Ha? Hindi po ganun yun, ha. Yung pong, yung inflation po, yung pag-angat. Mabilis bang pag-angat? O mabagal bang pag-angat ng presyo? Pero yung presyo po, sabihin, pag sinabi mong mabagal ang pag-angat, tumataas pa rin. Pero, tumataas pa rin. Pero hindi ganun kabilis. 2.8% ngayong Enero. Yun po yun. Kaya huwag kayong magsasabi na, hindi naman dati, hindi naman bumalik sa dati yung presyo. Paano mo sasabihin ganun? Inflation po ito. Hindi po ito presyo po. Opo. Kaya ang binabanggit nga nung mga mamibidi, talagang, sabi ko nga, sabi nga nung isa nakausap natin, na si Aling Mary Ann Tihoso, yung 500 pesos, Kuyang Melo, halos wala na raw marating kapag sila ay namamalengke. Ang binabanggit nga nila, pambili lang ng ulam yung inaabot ng 500 pesos at kulang pa na pambili ng bigas. Yung lang daw kasi na mga isda, napakamahal na. Samantalang binabanggit naman yung isa nakausap natin na si Ginoong Augusto Montañez, ang binabanggit niya, higpit pa rin ng sinturon yung kailangan na gawin ngayon dahil sa mataas na bilihin, gaya na lang ng karne, ng gulay at ng iba pa na patuloy na tumataas, lalo pa sila na nagkakarinderya, talagang kailangan nilang mag-budget, lalo pa hindi pa sabas na nilang maipapasa sa ating mga kababayan ang pagtaas ng presyo sa mga mga piliin dito sa palengke. Pakinggan natin tinig ng ating mga nakapanayam. Di pa rin po mataas pa rin po ang presyo. Paano po nasabi na mataas pa rin po yung presyo? Kasi po, ang isda nasa 300 plus po ang kilo. Sa galunggong pa lang po yun. Ay yung mga hoya po mas mahal, nasa 400, 500. Kumbaga, sir, iniigpita na lang kumbaga sa kasabihan, iniigpit sinturo na lang nangyayari. Senior na kasi, medyo wala naman pinagkakagasto sa okay na pang sa araw-araw, nakakapag-upa ng pwisto, nakakakuhang pangkain, nakakakuhang panggamot sa maintenance bilang senior na. Ayun! Allergy! Salamat talaga to Super Radyo. Melo del Prado. Wala, nawala, nawala. Super Radyo. DZWB. Alas 6:07 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas, mga kapuso. Aha. Mamaya-maya po ay makikipag-ugnayan tayo diyan sa Angeles City, no? Sapagkat nung akin pong mabalitaan na diyan sa Angeles City mayroong mga kaso ng gastroenteritis. Abay, aking naalala yung nangyari dyan sa Baguio. Hindi pa ho nagtatagal yon. Marami po ang mga nabiktima ron. Mukha doon sa Angeles City po tumataas din paunti-unti ang kaso, no? O mayroon pa daw, alamin natin kung totoo. Pati daw doon sa mga karatig na mga bayan, ang Porac at saka Mabalacat at saka San Fernando, mayroon din mga natala na kaso po. Ang tawag nila doon ay stomach flu cases. Samantala, mga kapuso sa Metro Manila. Magandang umaga, Metro Manila. Baka kayo po ay magugulat, ano ha? Magugulantang ng napakalakas na atungal ng eroplano na mababa ang lipad. Kala ko, kalapati lang. Eroplanong mababa ang lipad. Huwag po kayo magugulat sapagkat yung National Aeronautics and Space Administration na NASA, meron po silang eroplano na kutawagin ay Flying Science Laboratory. Aba, ay nandito pala sa Pilipinas natin at magsasagawa po ng tawag dito, yung paglipad. Low altitude, flying. Sa apat na lugar ang iikutan o liliparan dito sa Metro Manila para kumala po ng mga datos tungkol sa hangin. Susuriin po nila ang kalidad po ng hangin ng Metro Manila na ito. Medyo maingay daw po, kaya yung mga sensitive dyan sa ingay,
eh kayo po'y pinapayuhan, huwag kayo ma, gumawa na kayo ng pamaraan nyo. Siguro magsara kayo ng bintana nyo, magtakip kayo ng tenga ninyo. Yan, na DC-8 aircraft yan. Yan, dito po sa Metro Manila, mga kapuso. Alas 6:09 na po ng umaga. Oras po natin sa buong Pilipinas ang ating pong text connect 0917-594-5941. Ang ating Twitter na ngayon po ay X at DZBB ng mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DZBB ng mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DZBB 594 kHz. At ang pinabalita po namin sa inyo, mga kapuso, huwag kayong pahuli sa mga malalaking balita, talakayan sa mga malalaking issue. Subscribe na sa YouTube channel ng DZBB, magtungo sa at DZBB 594. Yung pong DZBB mga maliit na letra, lowercase letters po yan, sa YouTube, at mag-subscribe na. Alas 6:08 na po ng umaga, radio na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi patitinag. Super Radio DZBB, Saturday Prime Time, alas 5:30 ng umaga, Double Wag sa Double B. Alas 6:30 ng umaga, Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 7:30 ng umaga, Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 8:30 ng umaga, Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB, Saturday Prime Time. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang mahahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Ngayong Miyerkules. Saan ka galing, Papa? Pinuntahan mo ba yung isang pangalan? Oh, no. Ingat ka na. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Kamusta ka na? Bitawan mo ako! Ano ba? Stop! Huwag mo kayo pagtanggol yung kapit na yan. Hindi siya kapit. Kapit yan, inagaw niya sa wang. Hindi siya kapit dahil girlfriend ko siya. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV.
15 na po ng umaga. Wow! Si Melo Del Prado? Ano po? Panalo! At nasa linya po natin si Mayor Carmelo Lazatin Tukayo. Mayor Carmelo Lazatin Jr. ng Angeles City! Mayor, magandang umaga po. Hello? Mayor? Oh, magandang umaga po. Opo, ay kami po ay makikibalita sa inyo dyan. At hindi naman 10 lang o 20 lang yung mga na-report na nagkaroon na daw po ng ano ba tawag dito, yung waterborne disease. Opo, kumusta po dyan? Ano po ba ang dahilan? Ilan na po ba yung bilang po talaga na natatala na sinasabi po ito'y kaso ng stomach flu? Mayor? Ayon po sa ating mga iba-ibang hospital sa syudad, no? Mahigit 60 na po ang mga naka-confine na bata for the last 7 days. Mm-hmm. At sa mga RH po naman natin, mga mahigit 30 po ang natignan ng mga doktor natin sa mga RH natin. Pero marami pa po daw na nagkakaroon ng stomach flu. Mm-hmm. Ngayon po, kinausap ko lang po ang ating mga doktor, si Dr. Veron ng CHO po natin, at si Dr. Froilan Candas ng Rafael Azatin Memorial Hospital po natin na imbestigahan at alamin kung gaano pa karami ang mga may stomach flu at ano bang nangyayari. Mm-hmm. Alam niyo naman po, pag mga ganyang klaseng sakit halos at mga bata po at matatanda ang tinatamaan, eh. Opo. Tayo po yung nag-aalala. At pinapatanong ko rin po sa DOH kung ano po ang dapat gawin namin, mm-hmm, para po maayos po namin itong problema to. Mm-hmm. Kaya tayo po ngayon ay nagpa-conduct ng massive testing sa mga source of water sa mga lahat ng paaralan sa syudad. At yung mga lahat po ng mga restaurant ay chine-check din po natin, mm-hmm, yung pong kalidad ng tubig nila. Opo. Saan po ba, ano po ba source ng tubig niyo po dyan na mayor sa Angeles City? Ang source po natin ay deep well, no? Opo. At marami po tayong iba-iba po yung mga concessionaire natin na nagbibigay. Kaya po hindi po natin masabi na kung sino po o saan po nang gagaling ang problema. Mm-hmm. Para pala kayong doon sa Baguio, ganun din, marami ding mga deep well. So ilan po yung mga concessionaire po niya dyan, Mayor? So far po, sa alam ko po, mga 10 ang concessionaire natin, no? Pero opo, yung pong actual figure, ngayon po, wala po, hindi ko lang po maalala ngayon. Opo. Nasa 10 po yung mga yan. 10. Nung po bang nakarating po sa inyo yung impormasyon, ano daw po yung mga binabanggit na mga sintomas po nitong mga napunta sa ospital at nagkaroon ng ganitong kaso po, Mayor? Halos po yung mga rinireklamo po nila, nagkaka-LBM po daw sila, nagtatai po sila, at mga nagsusuka po at naglalambot, no? Kaya po nung marami-rami na po yung mga nagre-report sa atin, nagde-text, lalong-lalo na po yung mga kabataan, kagad po tayo tumawag kay Dr. Veron. Opo, ang binabanggit dito sa impormasyon na nakakuha namin, parang nag-upisa ito noong Enero 29. Itong datos na ito ay Pebrero 5 at sabi nyo, mukhang nadadagdagan pa, baka madagdagan pa, Mayor, di ba? Opo, mukha pong nadadagdagan pa, no? Sa mga iba po natin nakakausap o nakakakwentuhan dahil po tayo, pag umaga po, umiikot na po tayo sa mga barangay, may marami rin po tayong naririnig na nagkakaproblema po. Mm-hmm. Na sumasakit din po mga tiyan. Pero hindi naman po sila nagpapa-admit o nagpupunta sa mga ospital. Opo. Ito po mga ito, ilan po ang kabataan dito? Ilan po mga bata, Mayor, sa binanggit nyo? Ay, kinukuha pa po natin ngayon ng mga datos, no? That is, yan po, general po, matatanda at mga bata po yan. Mm-hmm. Ay, yung nga pong iba kasi, hindi pa po nagpapa-confine. Tsaka pinapakuha ko rin po ang area. Baka po may specific area tayo, pero so far naman wala. Tarat lang po siya sa buong syudad. Opo. Kaya inaalam pa po natin yung source nila. Angeles City lang po ba? Meron kaming balita na pati doon daw sa Porac, sa Mabalac at saka San Fernando, may mga pasyente din galing doon, Mayor? Opo, meron din po. Na yung mga iba po kasing mga pasyente na gagaling po sa mga ibang bayan, mm-hmm, sa atin, no? Kaya meron din pong akong nababalitaan na taga-ibang bayan, mga kapit-bahay ko lang po yung mga yan. Opo. Nabanggit nyo, eh. Opo. Yung water concessioner dyan, sila din ang nagsusupply doon sa mga bayan binanggit natin? Yung pong iba. Opo. Ang Mabalacat at San Fernando po, yung isang concessioner, pare-pareho po kami. Oho. So, ngayon, medyo madami po ito. Paano po ito? Anong tulong po ang naibibigay po ninyo dito? Mayor, ang inyong pamahalaan dito sa mga na-hospital na ito?
Eh tayo po, pag po napunta po sila sa government hospital naman, no? Pinapatingin po natin yan at ginagamot po natin ng libre yung mga kababayan po natin. Sa ngayon po, paano, saan kukuha muna ng inuming tubig yung mga kababayan nyo dyan para maiwasan po itong pagdami pa ng mga kaso po ng tawag dito, yung mga sakit na yan, gastroenteritis cases na yan dyan sa inyong lugar? Kaya nga po ngayon, tinecheck po natin yung mga eskwelahan, no? Yung po mga eskwelahan na na-clear, wala pong problema, pwede naman po sila doon. At yung po mga hindi na-clear na eskwelahan, yan po ang pag-uusapan po niya natin kung paano po natin sila matutulungan. Kasi po marami pong factor, hindi lang po naman isang factor ang tinitignan natin, no? Kaya yan po, inaayos po natin ngayon. Opo, kailan po lalabas po yung resulta po ng water testing niyo po dyan, Mayor? Ang sabi po nila sa akin, after taking the test, mga 1 to 2 days lang po, lalabas yan para po maayos po natin. Opo, sige po. Mayor, salamat po. Kami lang po ay concerned sa nangyayari sa inyo dyan sapagkat nabalitaan namin na dumadami nga daw po yung kasong ganito. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. Ay, maraming salamat po sa inyo at sa mga nakikinig po sa atin. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Mayor Carmelo Lasatin Jr. ng Angeles City, Pampanga! Ito muna, lungkot ha. Kaya palagi natin pinapaalala dito ha, yung tubig. Ay nako, ay Diyos ko po. Iba nagpapakulo kasi, iba binibili pa. Iba naman, madaling-madali, nag-aqua tabs, water purification tablet. Alas 6.21 po. Super Radio! Teka, si Tuesday nyo muna. Melo Del Prado tayo kay Tuesday, sa Super Radio, DCWB. Mukhang may biyahe si Presidente, may lipad. Alas 6.22. To the moon ba talaga? Let me play among the stars. Saan punta ni Presidente? Tuesday nyo, Nanay Tuesday! Super Radio! Tatlong aktibidad ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City ngayong araw. Una rito ay ang inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project sa Apo Agua Site sa Barangay Buhangin. Ang Apo Agua ay isa sa pinakamalaking private bulk water supply facility sa Pilipinas na magsusupply ng higit 300 milyong litro ng tubig kada tubig. Araw. Ang ganda ng usapan tubig. Ha, tungkol sa tubig. Tubig na malinis ha. Oh. Tubig na malinis. Yeah. Kada araw ito sa Davao City Water District. Kasunod nito ay pangungunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Ang region-wide e-title distribution ng DAR Region 11 ay gaganapin sa Rizal Memorial College's gym. Panauhing pandangal din si Pangulong Marcos sa 125th founding anniversary ng Department of Transportation na gaganapin naman sa isang hotel sa Davao City. Kasabay nito ang ceremonial signing ng civil works contracts para sa Davao Public Transport Modernization Project. Inaasahang dadalo rin sa pagtitipong ito si Vice President Sara Duterte. Ayun. Posible ring magsagawa ng situation briefing sa Pangulo ang mga lokal na opisyal at iba pang opisyal ng pamahalaan sa Davao upang malaman ang lagay ng mga kababayan natin nang salanta at naapektuhan ng patuloy na pag-ulan, pagbaha at landslide sa Davao Region. May bago nangyari doon ha, Nanay Tuesday ha, Davao de Oro. Kagabi, tatlong bus. Yung mga trabahador ito na isang mining company galing sa trabaho. O natabunan yung bus nila, may 8 naman na nakaligtas, may mga hinahanap pa. Ayun. At merong mga... Ongoing pa rin ang rescue operation. Ongoing? Wala raw, kasing tigil pa rin ang pag-ulan diyan sa Davao Region. Mm-mm. Saturated na yung lupa. Oh. Tapos dagdagan mo pa nung mining activities. Anong aasahan mo dyan? Eh di talagang guguho ang lupa. Totoo naman yun. May 5 barangay pa daw doon sa bayan naman ako. Ang nag-evacuate, forced evacuation na sila dahil forced may mga landslide evacuation. Na. Medyo malaki itong storyang itong sinusubaybayan natin, Nanay Tuesday. Ah. At hindi po pwedeng hindi nila ibigay ang sitwasyon dyan kay Pangulong Marcos mamaya pag dumating yan dyan. Dabaw, sa Davao. Dabaw. Bibisitahin yung mga kababayan natin doon. May politiko ba? Vice President pala ang siyang makakausap ni Presidente, no? Nandun si Vice President mamaya. Malay nyo, kung may oras, baka naman pwede naman siyang bumisita rin kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ay, pwede naman. Kung nandun na siya. Ay, magkaibigan. Pwede naman, di ba? Magkaibigan naman sila di ba? Kaya na. Oo. Bakit naman hindi? Basta may oras at
kung may pagkakataon siguro, malay naman nating lahat. Sige. Abangan natin kung anong mangyayari sa kanya mga aktibidad ngayong araw dyan sa Davao Region. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DGWB. Dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Salamat Tuesday nyo. Alas 6:25 na po. Ngayon madami tayong, di ba, yan ang report ngayon, inflation. Bumaba ang inflation, mabagal ang pag-angat ng inflation, tama po, no? Yung pag-angat ng presyo ng mga bilihin. Antas ng presyo ng mga bilihin at natatanging yung bigas. So itlog ngayon, andoy ha. Sibuyas, tinatapo na ang sibuyas doon daw sa isang lugar doon. Sa lugar naman yung tinatapo ng sibuyas, sku naman, oo. Oo, yan ang sinasabi natin. Pag nagkakadamihan po ng ani ng sibuyas, ayan na, wala. Lugi ang mga magsasaka natin. Kausap ko kahapon si Mr. Danny Fausto. Sabi niya, hindi lang dapat sibuyas, pati bawang dapat. Doon sa bawang tayo nagkukulang dahil ini-import pa natin. O yan ang problema natin mga kapuso. Sobra-sobra. Parang wala tayong, ano daw tawag doon? Crop calendar. Pag naisipan, dahil kumikita ngayon yung sibuyas, lahat na magtatanim ng sibuyas, tatambak ang sibuyas, sa law of supply and demand, pag marami po ang supply, bagsak ang presyo. Hindi na nga nabibili, tinatapo na. O yung itlog. Super Radio! Ang sabi naman sa itlog, kumain daw tayo ng sandamakmak na itlog. Tatlo, pwede raw. Melo del Prado sa Super Radio DGWB. Eh, ano nangyayari? Daming sibuyas, daming itlog. Kung nangyari po, hinabol po ng ating industriya yung tingin nating kakulangan sa produksyon during that time. Ang problema naman, pagkatapos ng holiday season ngayong January towards ngayong February, malaki po yung ibinaba ng demand sa ating itlog. Patuloy tayo nakikipag-coordinate sa DSWD at sa iba pang ahensya sa National Nutrition Council para ma-promote ang egg dahil alam natin na ang itlog ay isa sa pinakamurang source ng protein. Ang itlog! Patuloy tayo nakikipag-coordinate sa DSWD at sa iba pang ahensya sa National Nutrition Council para ma-promote ang egg dahil alam natin na ang itlog ay isa sa pinakamurang source ng protein. Ayon sa isang nutritionist at dietitian, may ituturing na superfood ang itlog. Bukod sa protein na magandang source nito ayan, ng okay. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Salamat sa paliwanag, Joseph Morong. Good morning. Good morning. Tinulungan tayo ni Joseph Morong, paliwanag. Magandang source ng proteina raw. Ayan po mga kapuso. Ang mga narinig natin si Mr. Francis Oyehara, President Philippine Egg Board Association, ASEC, Arnel Demesa, at saka si Fia Batwa Mambuay, Registered Nutritionist at Dietitian, mga kapuso. At so ano na, ganun nga, law of supply and demand. Daming supply, bagsak ang demand naman ay, siyempre, hindi naman overnight. Dami ang tao, nakukonsumo niyan. Yung pa rin naman yun, di ba? Oh, so yun po. Kaya sa, alibawa sa, dito sa ating mga gulay, oh, sa mga pananim natin, dapat dito magkaroon tayo ng cropping calendar. Nabanggit na yan ni dating USEC panganiban, di ba? Oh, mayroon naman isang nagpapanukala mga kapuso, crop climate calendar. Gawin na natin ganun kasi apektado ng climate change yung ating mga pagtatanim. Crop climate calendar. Oh, mayroon pang panukalang batas. Ito'y si ano, si Pinuno Party List Representative Howard Ginto. Ayan, proposed measure, House Bill number 4418. Isama na daw. Ako'y sumasang-ayon dito. Opo, timeline sa cropping season. Impormasyon tungkol sa klima at panahon. Yan, at sa mga partikular na lokalidad. At yung mga ating mga municipal at provincial agriculturists. Wake up! Sa inyong bola, kayo magpapa-disseminate yan, magpapakalat ng mga impormasyon. Ititray naman kayo ng DA eh. Paano yan eh? Oh, alamin nyo kung ano yung mga dapat na itanim dyan ang hindi tumatambak. Ang isang produkto lang dyan sa inyong lugar, dumadami at nawawala at nasasayang.
Ayun. Kailangan ayusin natin yung mga pagtatanim. Mga kapuso. Super yun lang po. Oo, Melo del Prado sa Super Radio. DCW. Alam mo yung sibuyas, tinatapo na sa tabing kalsada. Parang ganun din ang istorya ng kamatis yung mga nakalipas, di ba? Oo. Ano pa? Kalabasa. Jesus. Salamat po, mga kapuso. Susunod na po. Bago na bayan! Wake up! Ako po naman ng inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Alas 6:30 na po ng umaga. Radyo na. TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DCW. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ngayong Miyerkules. Saan ka galing, Papa? Pinuntahan mo ba yung isang pangalan? Oo, Nama. Ingat ka na. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Kamusta ka na? Bitawan mo ako! Ano ba? Stop! Huwag mo kong ipagtanggol yung kapit na yan! Hindi siya kapit! Kapit yan, inagaw niya sa wang! Hindi siya kapit na yung girlfriend ko siya! Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Bihira ang ganitong klaseng pagkakataon, Terry. Hindi dapat pinapalampas. Financial struggles has led him back to a life of crime. The Bank Job. Wednesday, 8 p.m. on GFlix. On GTV. Celebrate Kapuso Month with us. Sali na sa GMA Regional TV Bloodletting Day this February 9. Tandaan ang mga sumusunod na venues at sama-sama tayong mag-donate ng dugo, mga kapuso. See you there! Ito na! Alas 6:33 na! Bago na! Mga opinyon sa isyu ng bayan, ilalatag, hihimayin, bubusisiin ng tambalang Melo del Prado at Joel Reyes-Zobel sa Bago na! Bayan! Huwag bibitiw, huwag kukunap, huwag pahuhuli! Bago na! Bayan! Bago na! Bayan! Kamusta ka na, pare Melo? Balik na, bayan! Oh, pare, pasensya ka na sa kumpare mo, sipunin eh. Oh, sinisinipon tayo ng nitong nakalipas na tatlong araw. Tayo ay nasa... Sa inupret ka. Sa lugar ng recovery na, mga puso, no? Thank you, pare, ha? Then, nag-right med na ako, nag-right med. Tuloy-tuloy tayo, mga kapuso. Ilang sintomas ba yan? Ha? Sore throat, saka ubo. Aba, flu na yan. Magbayo flu ka. Lahat ng gamot, nandito na eh, no?
Salamat, salamat, pare. Thank you. Ah. Namiss kita. Namiss ko kayo. Namiss ko lahat ng ating mga paksang dapat tinatalakay po sa ating palatuntunan. Meron kaming pasalubong sa'yo. Ano pasalubong mo? Itlog, dahil murang itlog. Oo nga, daming itlog. Napakamura na itlog. Ilabas ang itlog dyan, Adoy. Kaya daw yung bilis ng yung inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Abay, pumagal daw ng 2.8%. Dahil sa itlog. Dahil nga yung itlog mura. Mura. Dahil sobrang dami na supply, tumambak mga kapuso. Tumambak ang supply po, mga kapuso. Magkano ba kayo? Magkano ngayon? Basta bumaba daw ng 2 piso. Kita mo, 1 piraso? 1 piraso. Abay, maganda yan ha. Magandang balita yung mga kapuso. Yan, no? Kita nyo. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician, siya po ang Civil Registrar General din po ng PSA. Mas mababa daw ng 3.9% ang inflation rate noong December nang nakalipas sa taon. Ano kabilang sa mga pangunahing nakapagambag sa pagbagal ng inflation rate noong Enero ay ang food. Yan. Pagkain. Yung mga non-alcoholic beverages, yung mga soft drinks. Kabilang po yung mas mababa ng presyo ng sibuyas. Sa sibuyas, pare, tinatapo na lang daw, di ba? Ay, sus, Diyos, pang sibuyas. Grabe na naman yung sibuyas dyan sa, ay, saan yan? Sa probinsya yan? Sa mga, siguro, sa Nueva Ecija, yung Marito, no? Basta sa Norte. Awa naman yung mga magsaka natin doon. Eh, samantalang pag talaga namang, ano, yung kulang sa sibuyas, napakataas, napakamahal naman ang kaya presyo ng sibuyas, di ba? Sibuyas ay nasa, ano pa rin, 80 pesos ang kilo. Sayang yan. No? Dapat yan, ano, meron silang cold storage facility dyan para yung mga sibuyas sa ganyan na i-imbak muna saka mailalabas sa panahong kukulangin naman tayo sa sibuyas. Pero magandang gawin ngayon, pare, bili ka ng sibuyas tapos ibote mo. Di ba? Ibobote mo. Halimbawa tayo, bibili tayo ng mga 2-3, 4 na kilo tapos i-achara mo. Ay, pwede tapos ibote mo, no? Mura ngayon. Kesa naman hintayin pa natin magmahal yan, di ba? Pwede naman natin imbak yan sa ating mga, lalo na kung susukaan mo naman yan. Yung mga, so hindi naman masisira. Yung mga ano po, yung mga hindi sisipot sa date. Opo, sige po. Sibuyas. Sibuyas. Paluhain nyo na sibuyas. Ganon, no. Malapit na, pare. Malapit na, ha? Oh, so, by the date si Maring Bet, ha? Secret. Ang bahala dyan. Itlog. Yung itlog. Dilis, pare. Oo. Biro mo, dilis, oh. Dilis. Oo, hindi na tayo. Can't afford na tayo ng ano, galunggong. Kaya dilis na dilis, lang po tayo. At karne ng manok. Pag social ka, yung dilis, gawin mong anchovy. Anchovy, yan. Social naman tayo. Lalagyan mo ng konti ka niya. Asin yan. By ayos na yun. Talo-talo na tayo dyan. Ha? Tapos ano, pare? Manok. Manok. Karni ng manok. Salamat naman at meron na tayong access sa murang protina. Mm. Yung renta sa bahay, kuryente, tubig, petrolyo, iba pang mga langis dahil nga sa mabagal na renta ho sa bahay, bayarin at sa kuryente at singil po sa tubig. Kaya lang, medyo mamumroblema tayo ngayong buwan dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis naman. Ngayong taong ito, eh, no? Ngayon, ang pinag-uusapan na nga, hydrogen na daw eh. May green hydrogen. Magmimina daw doon sa US ng gold hydrogen naman. Anong gas yun? Gas. Gas ba gas yan? Gas yan. Bakit gold ang tawag? Diba? Aba, siyempre, siguro premium. Kumbaga sa petrolyo, premium. Premiado, no? Ha? At mamahalin. Hindi na daw. Ano daw yung fossil fuel natin eh, ano, madumi at mahal pa. Kontrolado pa ng kartel. Pare, mayaman tayo sa ganyan, sa mga resources na ganyan. Ha? Kung matatagpuan lang natin kung nasan sa Pilipinas yan. Iminahin natin yan. Transport dahil po sa bumabang presyo po ng gasolina, pasahe sa barko at pasahe po sa jeep. No? Huling nakapagtala po ng ganitong antas ng inflation noong October 2020, bumagsak po ito sa 2.3%. Pero bigas ang ano, ang nanatiling mabilis ang pagtaas ang presyo. Bigas lang. Tataas. Namumukod tangi. Baka daw bumaba na dahil meron na tayo mga ano. Itong mga sukat na to ay para sa Enero o month on month, December ang pinagkukumparahan ito. At doon sa nakalipas na Enero naman ng 2023, mukhang okay din naman tayo sa ngayon. Na. Pero yung bigas, itong bigas na mumukod tangi. Alamin natin na ngayong 2024, itong Enero ng 2024. Enero pa lang naman eh. Eh, tsak to, pare, tataas to. Lolobo yung ating inflation. No? Bago na! Presyo po na yan. Presyo ng bigas. Bababa daw sa susunod na 2 buwan. Sabi ho ng Department of Agriculture. Ay po sa DA. Sa kabila ito ng naitalang 22.6% na rice inflation nitong Enero. Ibig sabihin, marami tayong supply. No? Pag sa Pebrero po at sinukat uli natin yan, titingnan natin kung magkakatotoo yan. Yan ho. Sabi ho ng ahensya, nagsimula na ang anihan. Inaasahan ang peak po nito sa Marso. At sa darating na Abril,
Kaya't madaragdagan po yung ating supply. Mm-hmm. Eh, 55 ang pinakamura. Ay, mas mura ang ano? Import. Mas mura daw ang imported na bigas kaysa local. Wala ako nakitang mas bababa sa 55 eh. Hindi ko alam kung yun ba imported o local. At ang maganda dyan, madami. Kabibili ko lang kahapon pare, 55 talaga, pinakamura. Ang ibig sabihin talaga, dumadami talaga, madami talaga may imported na bigas dito sa atin. Malaki eh, kung yung imported e mura, doon tayo. Oo. Diba? Doon tayo sa mura mga kapuso. No? Bago na! Bayan! Hindi yung mapapamura ka sa mahal. Ang laki ng koleksyon ng RTL, Rice Tarification. Rice Tarification. Okay. Very good. Oh, eh, mapupunta pa sa mga magsasakay. Sa magsasaka dapat yun. Sa farm inputs. No? 10 para yung ating billion. Mga magsasakay, malaban naman sa mga imported. Bago na! Bayan! Publiko, inimok po ng Department of Agriculture, kumain po na mas maraming itlog dahil umaabaw po ang supply. Para ikaw, nakakailang itlog ka? Dalawa. Dalawa? Dalawa. Yung sunny side up. Ako sa totoo lang, minsan lumalampas ng 5 eh. Pero okay naman ako, wala naman akong maganda naman yung mga vitals ko, yung cholesterol ko maayos. Kaya lang siguro dahil nga sinusunog ko. Kaya okay lang kumain ng 5. Sunog mo muna yung itlog bago mo kainin. Hindi. Pagka kumain ako ng itlog, nagpapapawis ako. Ayan, ayan. Hindi ko sinusunog yung itlog. Tama na, change topic. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, nakikipag-ugnayan siya. Nagpapapawis muna to. Pagka sinunog mo yung itlog, di masarap. Hindi, nagpapapawis ka para masunog ang itlog. Siyempre, yung kinain mo itlog, di ba? Oo, yung kinain mo itlog. Nakikipag-ugnayan sila sa Department of Social Welfare and Development, National Nutrition Council, at iba pang ahensya para maipromote po ang pagkonsumo po sa itlog. Yan. No? Okay naman ang itlog, hindi naman, actually, kung meron mang cholesterol yan, good cholesterol ang tawag natin yan. Si cholesterol. Pero syempre hinay-hinay pa rin. Depende sa sa activity po ng katawan. Yung wala daw sakit, pwede kumain ng tatlong itlog kada araw. Pagka may sakit ka, isa lang daw. Pero ano yan, debatable yan. Maraming ang mga nutritionist sinasabi. Hindi naman daw pwede totoo. Ka naman kumain na marami. So, kung mura itlog ngayon, ay magandang alternative source of protein. Di ba naman yung itlog at saka sibuyas, yung magkasama yan pag pagsamahin nyo? Gagawin mo omelette pa. Omelette, di ba? Samahan mo ng konting mura ngayon ng sibuyas. O isang pirasong kamatis. Ayos na pare. Mas mahal yata kamatis ngayon eh. Okay, bili ka ng mustasa. Di ba mustasa, igisa mo, tapos lagyan mo na itlog. Nako! Ay, grabe. Sarap naman ito. Naman, fiber rich pagkain mga kapuso. Ito, panahon po ng taginit. Baka daw posibleng maagang pumasok. Grabe yung nangyayari ngayon sa Mindanao. Inuulan sila ng todo doon mga kapuso. Grabe, papunta si Presidente Ron. Kasi meron tayong running story tayo. Sinusubaybayan yung tatlong bus. Yung tatlong bus, no? Na tabunan po ng ito po sa Mako. Landslide sa Mako. Davao de Oro. At meron pang evacuation na nangyayari doon sa isang barangay yata yun. Doon sa pinakauling ulat ng ating Super Radio Davao, nasa 8 ang nai-rescue na. Nailigtas na po. No? Pero mga marami minor siguro, po yan. Ilan bang sinasabing laman ng tatlong bus yan eh. Puno daw yun eh. Puro mga minero. Ilan pa lang yata yung nare-rescue. O yan. Sige, abangan nyo po yung mga development dyan. Pero grabe ho yung nangyayari po ngayon sa Mindanao. Hindi, tsaka ang weather forecast ngayon ay uulanin pa rin ang Mindanao eh. Kaya nga eh. Tayo, ang init-init dito sa Katanghalian Tapat. Sobra. Tapos dun sa Mindanao, inuulan po sila. Nabago grabe na talaga. Sabi ni Ana Solis, ang Assistant Water Service Chief ng Pagasa, posibleng kalagitnaan pa lamang po ng Marso, pumasok na po ang tag-init. Tag-init naman. Kalagitnaan ng Marso, mga kapuso. Bunsod anyo ito ng nararanasang El Nino na inaasang ang peak pagsapit po ng Abril at Mayo. Sa ngayon po, sinabi ni Solis na papahinaan na po ang amihan, ngunit posible pa rin maranasan ang pagbugso po nito. Bago na! Bayan! Kailan ba pasok ng mahal na araw? Di ba? Ang Semana Santa. Kwaresma po. As Wednesday ay sa 14, February 14. February 14, yun, mga kapuso. Araw na mga puso yun. Alright, may update po tayo sa Mako Municipal Disaster dalawa lang daw. Reduction and Management Office. Hindi, tatlo. Dalawa. Okay. Okay. Dalawa ang bus na natabunan at hindi daw po tatlo. Mm-hmm. Okay, abangan po natin ang mga developments dyan. Mm-hmm. Yung mga report natin sa Super Radio Davao, abangan nyo po mga kapuso. Bago na! Bayan!
44% ng mga Pinoy umaasang gagandang pamumuhay ngayong taon batay po sa survey ng Social Weather Station SWS. Batay po ito sa latest SWS survey na ginawa po ng December 8 hanggang December 11 nung nakaraang taon. 44% din po nagsabing walang mababago sa kanilang pamumuhay habang 5% ang nagsabing mas magiging malala. 7% po nagsabi po na wala po sila sagot dito sabi, po sa tanong na ito. No? Busy ako. Tanungin ng ganyan. Oo. Ang dami kong problema. 7% lang. Dagdaga mo pa. Ayan na. Ang bigas. Mataas pa rin. Maganda naman. Yung mga Pilipino ay mataas pa rin ang kumpiyansa ang gaganda ka nila po. Oo naman, siyempre, ganun. Wala tayong... Ang pag-asa talaga, yan ang bukal ng ating pagsulong at pagbuhay natin. Pag wala ka ng pag-asa, wala ka ng kwenta. Pag walang bigas, ang buhay, wala pag-asa. Ano? Paano yan? Bigas. Diyan tayo nabubuhay mga Pilipino. Kain natin. Ito. Ito, grabe ito. Nakakatakot pare, no? Deep fake. Yung deep fake, mga kapuso. Nako, ingatan nyo po yung... ako, minsan, nag-iiwas na rin ako mag-post ng, ng mga picture ko sa social media. Pati yung mga picture ng mga mahal ko sa buhay. Baka gamitin pare sa kalokohan, eh. Paglagana po ng tinatawag na deep fake o paggaya po sa mukha at pananalita ng mga personalidad sa pamamagitan po ng artificial intelligence o AI, pinangangamba ang magamit po sa nalalapit na eleksyon para makapaghasik daw po ng fake news. Biro mo, sasabihin po ng kandidato ganito, tapos iba pala. Wala palang ganong klase ng statement, mga kapuso. Meron na ka... mislead yun, di ba? Meron na nga mga Louisans candidate. Meron pang deep fake candidates. Paano na! Bayan! Mas pinasakit niyo ulo ng pamilik, ha? Sabagay, ang mga bilihan naman boto dyan, eh. Ano, fake din ang pambili. Fake din ang pambili, ha? Nagpayag po ng pagkabahala ang Department of Information Communications Technology sa paglipa na po ngayon ng tinatag na deepfake. No? Ayan, deepfake pala ang tawag doon. Deepfake. Oh. Kasi matindi. Grabe ang panggagaya. Si Susan nga, di ba? Si Susan Enriquez. Ginaya siya. May ini-endorse siyang produkto na hindi naman ini-endorse si Susan. Pero naka-video, yung salita niya, yung tono ng boses niya, yung mukha niya, talagang kuwang-kuwa, pati sa pananalita. Ay, alam niyo si Maring Susan, hindi po basta nag-i-endorso yan. Mahirap pong kuning endorser si Maring Susan, mapili. Ay, nang hindi niya pinaniniwalaan ang isang produkto. Opo. Ay, huwag kayong basta-basta man. Deepfake pala ang tawag. Nadali siya noon, pare. Jesus Mariose. Kung hindi kasi magiging mapanuri po ang mga manonood, maaari po silang mapaniwala po nito. Dahil dito, inimok po ng ilang cybersecurity analyst ang kamera na gumawa ng batas para po dito, mga kapuso. Ayun, parang dami natin problema sa cyberspace, no? Oo, dami. Pare, dyan na tayo patungo, ha? AI, artificial intelligence. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapuso. At talagang lalo maglilipa na po ang fake news dahil po dito sa artificial intelligence na ito. Ay ka dyan. Paano na! Bayan! ito na-miss ko . Ano yan? Kasi isinusulong daw yung paghihiwalay ng Mindanao dito sa Pilipinas, no? Naman. Sinasabi po ng mga nagsusulong po nito, hindi daw po ito labag sa batas. Tiniyak po ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na magiging mapayapa po yung sinusulong po nilang paghiwalay sa Mindanao dito po sa Pilipinas. Sabi po niya, hindi rin daw sila manggugulo. At hindi daw sila nanggugulo kaya naniniwala siyang hindi maituturing na krimen o paglabag sa saligang batas ang kanilang ginagawa. Kasi binabantayan na sila ng polis. Diba yun na sinasabi? Magiging magulo lang naman yan kung may sasama sa kanila. Na manggugulo. Mukhang wala sila lang dalawa yata eh, no? Pago na! Bayan! Silang dalawa. Nung panahon na Miss... Ayaw ng mga taga ron eh. Tanda mo ba yung sa Sambuanga, yung kay Miss Wari, yung breakaway? Diba? Nagmarcha sila. Tapos may mga armas na dala. Armas pa yun, kita mo naman nangyari doon. Marami na sila, ha? Hindi pa rin umubra. Hindi umubra. Lalo na ngayon, dalawa lang sila. Pago na! Bayan! Pamaya ka, pag-usapan natin. Diba? Tapos malawig yan. Oo, matindi mga kapuso. Actually, doon sa pagpupulong daw ni Presidente, hindi daw na talakay. Dahil sabi nga ni Presidente, siguro sabi ni Presidente, nakakwenta-kwentang usapin daw para talakayin. Ang sabi nga ni Chief Presidential Legal Counsel na magbe-birthday, sa February 14, si... 100 years old na si... 100 yun. Kaya mag-100,000 na rin yun. Centenaria na. Si Juan Ponce Enrile. Ano sabi niya? Ano sabi niya, Secretary? Dapat hindi na nga pinatulan yan kaagad.
Ayun, presidente. Oh, yung ganon. Banat kasi, ni dating presidente Duterte. Kasi pare, ang nagpa-presscon, dating presidente, kaya may pumatol. Hindi, no? Sinagot kasi din eh. Sinagot din ni presidente initially, di ba? Sinagot presidente din eh. Marcos. Oh, ngayon, mukhang ini-ignore na. Ah, okay. Wala namang panghihinat na niyan, isa totoo. Kaya nga, di ba? Eh, huwag na lang pansinin. Pampagulo lang yan kasi eh. Kasi pagka pinansin mo, parang ano, nagpapalitan lang kayo. Pagka you're a bigger person, di ba? Kaya sabi nila, pagka mas malaking tao ka. Oo. Eh, wag mo na lang pansinin. Dapat daw yung ano yan, yung balita na yan, nandun lang sa local news. Wala yun. Sa national news. Okay. O sige, tatalakay pa ba natin ito para? Stabay na mga kapuso. Pagtalakay po sa mga nagsusulong po dito po sa pag-iwalay po ng Mindanao, dyan po sa ating pong bansa sa Pilipinas. No? Sa ating pagbabalik mga kapuso, oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 7. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Bango na! Bayan! Pagbabalitang walang kinihiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radyo DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radyo DZBB. Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo Del Prado sa Super Radyo DZBB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Bango na! Bayan! Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide! Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Arnold Clavio at Connie Ciso sa One-on-One. Walang personala. Pagbabalitang walang kinikiningan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radyo DZBB. Prime Time! Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Kamusta ka na? Bitawan mo! Ah! Ano ba? Stop! Huwag mo kayo pagtanggol yung kapit na yan. Hindi siya kapit. Kapit yan, inaagaw niya sa wakas. Hindi siya kapit dahil girlfriend ko siya. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ito yung kailangan kong closure. Bagong simula, pagkakataong tumayo sa sarili kong paa. No one can run away. Mga pare, binubuksan na yung pinto. Hindi ito maganda. From what they're meant to do. Ah! Yuko! Ah! Bira naman, napalokon mo, isa ka na sa kanila. Now showing on GFlix. Keeping it good. You're watching Double B TV on GTV. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ang aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso!
Ano daw to? Pakulo ng mga politiko ba o dalawang politiko? Diyan sa Mindanao. Ang tingin ko dyan ay pang-asar. Pang-asar lang. Pang-asar yan sa pirma. Oh. Sabi nila yung papirma-pirma kayo tungkol sa tsa-tsa para magka-tsa-tsa tayo ha. Oh, ay gagamitin din namin yan. Pipirma. Papirmahin namin ang makagamitin din ako. So pang-aasar lang to, ay, tingin mo? Tingin ko lang. Dati hindi na pinatulan yan. Kasi ka, parehong ano, ayaw sa pirma nung dalawang ano eh, di ba? Hindi ubra yan eh. Sa totoo dati lang. Dati Pakulong Duterte tsaka si dating Speaker Alvarez. Actually, ang isisisid pare, si Alvarez. Isisisid siya dahil. Di ba sinisid na siya ni VP Sara noong araw? Tsaka sinisisid siya ngayon sa House of Representatives dahil obviously may extricate siya doon. So, siya ay may alienate doon dahil binabanatan niya yung pamunuan eh. Diba? Ayan, sumisisid na lang siya ngayon. Actually mga kapuso, no? binigyan sila ng pagkakataon na pagandahin ang Mindanao. Hindi. 6 na taon, di ba? Actually, yung mga nabigyan na po ng karapatan at na pamunuan, ano? Ito yung BARMM. Yan. Yan yung, yan talaga yun yung mga secessionist group yan. Nung binigay araw na sa kanila. Yan na, oh. Eh, anong sinasabi nila ngayon? Di kami sasama dyan. Okay na kami dito. Kaya nga. Okay na. Oh. Tapos ito, merong gustong, ano ba gusto, ilang bang piraso ng Mindanao ang gusto yung gawin? Ay, kakawa naman alam ng Mindanao, naman pare. Alam naman nilang hindi magtatagumpay yan. Kaya nga, oh. Ayan, so ito yung pang-aasar lang. Pang-aasar lang po nila yan. No? Kasi talaga pong ganun lang yan. Mababalikan po kayo dyan kasi tatanungin po ng tao. Ginoong dating Pangulong Duterte, ano ba ginawa ninyo doon sa 6 na taon? Lahat po ng kapangyarihan nasa inyong disposal. At saka at pondo nasa inyong disposal. Eh, binuusan naman ang pondo ng Mindanao. Sobra-sobrang pondo, pare. Saka nung araw pa. Di ba, meron nga isang district representative dyan, sinasabi, nakakuha daw ng 51 billion during the 6 years. Kahit nung araw siya pa? During the time of Rodrigo Duterte, di ba? So, tapos si Alvarez, naging speaker. Eh lahat ng pondo ng house pwede niyang gamitin, galawin para sa ano sa kanyang distrito. May sinasabi siya ngayon. Parang di man lang daw binibigyan ng masyadong pansin tungkol sa infrastructure para hindi sila bahain. Kayo naman. Ganun. Papunta si presidente ngayon doon. Titingnan natin kung mga binuos na pondo diyan nung nakalipas na 6 na taon napunta talaga sa mga proyektong 'yan. Ayan. Yan ang dapat silipin ni Pangulong Marcos ngayon. Kailangan natin pansinin 'yan. Actually, pare, hindi usapin ito ng pag-iwalay. Usapin ito ng pamumuno. Tsaka politika. Sa laban alam naman natin kung kailan sumulpot yung ganyan na sinasabi nila. Nung panahon na uminit yung pirma sa tsa-tsa. Kaya nagpakulo sila nito. Alam na natin yan. Nakasar lang, ha? So, baka nga, ang ano ko dyan, baka makaapekto pa sa ating ekonomiya yung mga ganyan. Huwag yun na ituloy yan, ha? Please lang, ha? Tumahimik na lang po kayo dyan sa ganyang klase ng mga usapin, ha? At tigil nyo na yan. Inflation ang problema natin. Yun ang ating tugunan. Bango na! Susunod na, super balita sa umaga. Nationwide! Worldwide! Netwide! Radyo na! TV pa! Kortisiya na! Disiplina pa! Alas 6:59. Pango na! Bayan! Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZBB! Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. EZBB! Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lang. EZBB Super Radio 594 Kapusong Pilipino Lahat Super Radio EZBB Servisyong totoo Walang pinigilingan Walang pinoprotektahan Servisyong totoo lamang Walang iwanan Walang pinigilingan Walang Radio.
Sabay Super Balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras at kalahating minuto makalipas ang alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyes-Avell at Melo Del Prado. Miyerkules po ngayon, ikapito sa buwan ng Pebrero, taong 2024 sa ating mga headlines. Pagpasok ng panahon ng tag-init, posibleng mas mapaaga. Ayon po sa PAGASA, antas po ng tubig sa Angat Dam at iba pang mga dam sa Luzon, patuloy ang pagbaba. 11 minero na iligtas matapos matabunan ng gumuhong lupa ang sira sa kanilang nilang bus sa Maco, Davao de Oro. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, bumagal noong Enero. Ngunit inflation rate sa bigas na itala sa 14-year high. 4 sa bawat 10 Pilipino naniniwala na gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay sa survey ng Social Weather Station. Pangulong Bongbong Marcos dapat na umanong mamagitan sa iduan ng Senado at Kamara ayon sa ilang senador. Trust at performance rating ng matataas na opisyal ng gobyerno umangat batay sa survey ng Okta Research. Pagaya sa itsura at boses ng mga personalidad gamit po ang artificial intelligence, pinangangamba ang magamit po sa election 2025 at magpakalat po ng fake news. Pagtaas ng teenage pregnancy, ikinaalarma ng Commission on Population and Development bilang na mga nabubuntis na may edad 10 hanggang 14, sumipa. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, huwag pong pauli sa malalaking balita, talakayan sa malalaking issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po at DZBB 594. At DZBB 594, mga maliliit na letra po yan. At DZBB 594 sa YouTube. At mag-subscribe, mga kapuso. Maraming salamat po sa inyo. Super Radio Flash Report! 600 bahay sa 2 barangay sa Puerto Princesa City nasunog. Alamin natin ang balita ng malaki. Junfred Galamba, Super Radio Palawan. Junfred, pasok! Joel, nasa 600 bahay ang natupok ng sunog sa sumiklab sa 2 barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong madaling araw. Apektado ng sunog ang barangay Bagong Silang at kalapit itong barangay Pagkakaisa. Sa panayam ng Super Radio kay punong barangay Romy Rimoho ng barangay Pagkakaisa, dapong alauna, imedya. Junfred? Wala si Junfred. Bagong Silang. Yes, nawala yung unang mga pangungusap mo. Pakiulit nga, nawala yung signal mo. Nasa 600 bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa 2 barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong madaling araw. Apektado ng sunog ang barangay Bagong Silang at kalapit itong barangay Pagkakaisa. Sa panayam ng Super Radio Palawan kay punong barangay Romy Rimoho ng barangay Pagkakaisa dapong alauna imedya ng madaling araw ay napansin na nila ang apoy na nagsimula sa barangay Bagong Silang. Sa initial na validation, nasa 200 kabahayan ang nasunog sa barangay Pagkakaisa at nasa 400 naman na bahay sa barangay Bagong Silang at tinatayang aabot naman sa 2,500 na pamilya ang apektado. Sa ngayon ay di patukoy ng Bureau of Fire Protection ang naging saninang sunog na naideklarang fire under control dakong alas 4:50 kanina. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa nasabing sunog. Ako si Junfred Galama ng GMA Super Radio Palawan, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio Flash Report! Bantay panahon!
Patuloy na naapektuhan ang easterly o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang silangang bahagi ng bansa. Ang mga rehiyon po ng Davao, Caraga, Hilagang Mindanao, Southern Leyte, Bohol ay makakaranas po ng maulap na papawuri na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Umiiral naman ang umihan sa isla ho ng Batanes, magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pagulan. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawuri na may pulupulong makapagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng easterlies at localized thunderstorm. Bantay panahon! Super Radyo! Posibleng mas mapaga, mga kapuso, mapaaga ang pagpasok po ng warm at dry season dito po sa ating bansa. Ayon po kay Annalisa Solis, Assistant Weather Service Chief ng PAGASA, posibleng sa kalagitnaan po ng Marso ay pumasok na po ang panahon ng tag-init. Kita natin medyo baka mas maaga sa March 21 nung nakaraang taon na makikita natin yung pag-terminate ng ating amihan. Bunsod po, Anya, ito ng nararanasang El Nino na inaasang ang peak o rurok pagsapit po ng Abril at Mayo. Idinagdag pa ni Solis na papahina na po ang hanging amihan na ngunit posible pa rin maranasan ang pagbugso po nito. Sa kayo po'y partikular anyang mararamdaman ang amihan sa dulong hilagang silangan ng Luzon. Meron pa po tayong umiiral na northeast monsoon, although ito nga po ay nag-o-oscillate or nag-move from north to south. So ngayon, medyo nasa extreme northeast, north Luzon na ito. Hinig po ni Annalisa Solis, Assistant Weather Service Chief ng PAGASA. Super Radyo! Samantala, patuloy ang pag-uba ng antas ng tubig sa Angat Dam at sa iba pang dam sa Luzon. Batay sa pinakahuling datos ng Hydro Meteorology Division ng PAGASA, buwaba ang antas ng tubig sa Angat Dam sa 210.08 meters mula sa 210.33 meters. Mas mababa na ito sa 212 meters na normal high water level ng Angat Dam. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na kaya po manong tugunan ng Angat Dam ang pangangailangan sa tubig ng Metro Manila hanggang sa buwan ng Mayo. Buwaba din ang level ng tubig sa Ipo Dam, La Mesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam, Pantabangan Dam, Magat Dam at Caliraya Dam. Samantala, 11 minero na natabunan ng lupa sa Maco, Davao de Oro, nasa GIP. Ito na yung update natin. Jaycel Villacorte ng Super Radyo Davao. Jaycel! Super Radyo! 11 minero na ang nailigtas ng mga rescuers matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang sinasakyan na bus sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, kasunod na walang tigil na pag-ulan. Sa ulat ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, agad isinugod sa pagamutan sa Tagum City, Davao del Norte, ang 11 nailigtas na minero, ngunit isa sa mga ito ang kritikal. Sa panayam ng GMA Super Radyo Davao, kay Giselle May Tan, ang Information Officer ng Incident Management Team ng Maco MDRMO, naganap ang landslide o paghuhun ng lupa alas 7:50 kagabi at natabunan nito ang dalawang bus na sakay ang mga minero. Hindi pa masabi ng mga otoridad ang eksaktong bilang ng mga minerong natabunan at kailangang iligtas, kaya tuloy ang search and rescue operations sa araw na ito. Samantala, sa pilitan ng iniligas ng MDRMO Maco ang mga residente sa Barangay Masara at Karatig Lugar dahil sa nangyaring landslide. Ako si Jaycel Villacorta ng GMA Super Radyo Davao. Nagulat GMA Super Radyo DZBB. Dapat totoo. Super Radyo! Samantala, mga kapuso, kongresista sa Davao del Norte, umapilaki Pangulong Bongbong Marcos para ho sa agarang tulong doon sa mga apektado ho ng bahad landslide sa rehiyon ng Davao. Balita atin sa atin ni Isa Vendanyo Umali. Isa, pasok. Super Radyo! Isa? Dalawa? Nananawagan si Davao del Norte 2nd District Representative Alan Duhali kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng agarang relief at humanitarian aid para sa Davao Region na kabilang sa mga lugar sa Southern Mindanao na nakaranas ng malawakang pagbaha at landslides. Ang kay Duhali nagpadala na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga food pack noong nakalipas na buwan at hanggang ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga ito. Sa katunayan, higit anya sa 10,000 food packs na ang dumating sa kanyang distrito. Gayunpaman, sinabi ni Duhali na ang kailangan ngayon ng mga apektadong residente, lalo na ng evacuees, ay malinis na tubig, sabon, toothbrush at iba pang necessities.
dagdag ng kongresista sana'y matulungan at huwag iwan ang pamahalaan ng Davao Region pagdating sa rehabilitasyon at pagbangon, pati yung mga pagkumpleto sa flood control projects, particular na sa mga lugar na matinding binaha. Sinabi itong hali na may nakapagsabi sa kanya na dadalaw si Pangulong Marcos Jr. sa Davao City ngayong Miyerkules at kung may chance siyang makausap ang presidente ay ipaparating niya ang sitwasyon sa Davao del Norte na lubos nangangailangan ng tulong. Babayanya sa datos ay hindi bababa sa 5 individual ang nasawi habang lagpas sa 60,000 na mga pamilya ang apektado ng baha sa kanyang distrito lamang. Pero ang death toll sa buong Soreng, Mindanao ay nasa 17 na habang higit 129,000 na pamilya ang apektado. Ako si Sabendanyo Umali. Ng GMA, Super Radio, DCWD, dapat totoo. Super Radio! Ilang na mga naapektuhan ng draft ng low pressure area sa Mindanao umakyat pa sa 1,100,000 individual. Alan Gato, Alan G! Super Radio! At muli na tumataas ang bilang ng mga naapektuhan ng trough ng low pressure area sa Mindanao ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tumalo na sa 1.1 million na individual o katumbasa ng 331,030 na pamilya ang naapektuhan mula sa mga lalawigan ng North Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Sa kasalukuyan, mayroong 12,895 na pamilya o 48,816 na individual na namamalagi sa 176 na evacuation centers. Nasa 88,811 na pamilya o 335,822 na individual ang kasalukuyan namamalagi naman sa kanilang mga kaanak. Aabot na sa 515 na bahay ang nawasak habang nasa 675 na bahay ang bagyang napinsala tulot ng epekto ng trough ng LPA sa Mindanao. Sa kabuuan ay aabot na sa 75 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng DSWD at iba pa mga ensya ng gobyerno sa Mindanao. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DCWD. Super Radio! Lalo pang bumagal ang inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong nakalipas na buwan ng Enero. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician, Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 2.8% ang inflation rate noong nakalipas na buwan. Mas mababa po ito sa 3.9% na inflation rate noong Disyembre ng nakalipas na taon na itinuturing na lowest inflation rate para po sa taong 2023. Kabila sa mga pangunahing nakaambag sa pagbagal po ng inflation rate noong Enero ay ang food and non-alcoholic beverages. Kabilang na po ang mas mababang presyo na sibuyas, itlog, dilis, kardinang manok. Gayun din po yung pagbaba ng renta sa bahay, singil sa kuryente, tubig at mga produktong petrolyo. Huling nakapagtala ng ganitong antas ng inflation noong October 2020 nang bumagsak sa 2.3%. Mas mabagal pa sana ang inflation rate noong Enero kung mababa ang presyo ng bigas. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 22.6% ang inflation rate ng bigas na pinakamataas sa nakalipas na 14 na taon. Mula Enero ng nakalipas na taon, 10 piso na ang itinaas sa presyo ng kada kilo ng regular milled rice habang 11 piso naman sa well milled rice. Kung titingnan natin yung time series ng rice inflation in 2023, ito ay mababa mula January hanggang July of 2023. So January of July, so mababa siya. So, nagkaroon lang tayo ng pagtaas noong August last year, tapos talagang pumalo siya noong September, and then tuloy-tuloy na. Ang tinig ni Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority. Sa gitna nito, maaari pang magtuloy-tuloy ang mataas na inflation rate sa bigas ngayong Hulyo. Ayon sa PSA, ang mataas na presyo ng inaangkat na bigas ang nakikita nilang dahilan sa pagsirit ng presyo ng bigas ngayong Enero. Sinabi naman ng grupong Tay Bigas na tila walang ginagawa ang gobyerno para mapalakas ang lokal na produksyon ng bigas at ang tanging tugon ng pamahalaan sa mataas na presyo ng bigas ay ang rice importation. Palaging solusyon ng gobyerno dito sa napakataas na presyo ng bigas ay yung mag-import ng mag-import, kung saan very inflationary talaga ang pag-i-import. No, sa halip na palakasin
yung ating lokal na produksyon. Ang Tinay de Cat Estavillo, tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na may ginagawang hakbang para makontrol ang inflation. Tuesday New, Nanay Tuesday. Super Radyo. Nakabantay ang pamahalaan at nagpapatupad ng mga hakbang para mapanatiling kontrolado ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang naitalang 2.8% na inflation rate para sa nagdaang buwan ng Enero, pinakamababa mula noong Oktubre ng nagdaang taon. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong na mapanatiling kontrolado o manageable ang inflation sa mga susunod na buwan sa tulong na rin ng proactive measures ng pamahalaan tulad anya ng nakalatag na National Action Plan at reactivation ng Task Force El Nino. Sinabi pa ng Pangulo na malaki rin ang maiaambag sa patuloy na pagbagal ng inflation ng pinasok na kasunduan sa bigas ng Pilipinas sa Vietnam o ang pagsusupply ng nasabing bansa ng hanggang 2 milyong metriko tonelada ng bigas kada taon sa loob ng 5 taong panahon. Samantala, ibinida rin ng Pangulo ang ipinatupad na diskwento sa kuryente para sa mga low-income household, alinsunod sa layuning maibsa ng kalbaryo ng mga Pilipino sa mga bayarin sa serbisyo. Ako si Tuesday Salguniyo ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio. Halaga ng paumuhunan sa Philippine Economic Zone Authority noong Enero umabot sa 2 bilyong piso. Mau de la Cruz, Mau. Super Radio. Probahan ng Philippine Economic Zone Authority Board at Executive Committee ang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng pamumuhunan nitong nakarang buwan ng Enero. Malaking bulto ng approved investment ay mula sa 12 bago at expansion projects, kabilang ang 7 Eco Zone Export Enterprises, 4 na IT enterprises at 1 facility sa enterprise. Bukod dito, ang mga proyektong ito ay nasa mag-generate o bubuo na humigit kumulang $69.6 million na export at lilika na mahigit 1,300 direktang trabaho. Ipinagmalaki ni PESA Director General Teresa Panga na naisara ng PESA mahigit 2.2 bilyon pesos na halaga ng pamumuhunan sa unang buwan ng taon at kumpiyansa na makakuha pa ng mas maraming pamumuhunan na nasa pipeline na ng PESA at naghihintay ng pag-aproba sa mga darating na buwan. Ang mga bagong expansion projects na ito ay matatagpuan sa Cavite Economic Zone, Cavite Technopark, Laguna Technopark, Lima Technology Center, Carmel Ray Industrial Park, Laguna Technopark Annex, First Philippine Industrial Park, Giga Tower Bridgetown IT Park sa Quezon City, Southwoods Mall sa Laguna City, Panorama Tower sa Bonifacio Global City at Just IT Center sa Makati City. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Asahan na po ang pagbaba ng presyo ng bigas sa ikatlong linggo ng Marso. Ayon kay Rosendoso, chairman ng samang industriya po ng agrikultura o SINAG, sa ngayon po ay bubaba na po ang presyo ng bigas, subalit hindi ito kalakihan dahil hindi pa peak ang anihan. Anya, pagsapit po ng Marso, kung kailan rurok na po ng anihan, ay asahan po ang mas mababang farm gate price ng palay na mauwi naman sa pagbaba ng presyo po nito. Medyo bumaba ng konti ang presyo kasi hindi pa peak ang harvest eh. Pero ang tingin naman natin by March 3rd week, mas malaki ang ibababa. No? Ako, yan na naman tayo. Tapos hindi naman bababa. Dinig po ni Rosendo. Promise so, nga eh. Promise daw. Gusto pang ito pa rin. Ano, ha? Chairman po na sa mga industriya ng agrikultura. Samantala, sinabi naman ang ilang nagtitindaw ng bigas na sa ngayon, mas mura na ang imported na bigas kumpara po sa lokal. Ayon po kay Nards Sara na may-ari po ng bigasan sa Mega Q-Mart sa lungsod po ng Quezon, ang dating 1,350 pesos na kada 25 kilos na sakuho ng bigas mula sa Thailand, 1,250 pesos na lamang po ngayon. Ibig sabihin, maibebenta na po ito sa halagang 54 na piso kada kilo. Mas mura po ito kumpara po sa 56 na piso na kada kilo ho ng lokal na bigas. Pinamimigay na lang ngayon ng ilang magsasaka ang inani nilang sibuyas sa Vintar, Ilocos Norte. Hirap kasi ang mga magsasaka na ibenta ang sibuyas kahit pa bagsak presyo na sa halagang 35 piso ang kada kilo. Dahil dito, naisipan ng mga magsasaka na ipamigay na lang ito sa mga kakilala at mga nangihingi. Kailangan na kasing anihin ang mga tanim na sibuyas para hindi masira at masayang. Wala pang pahayag ukol dito ang Department of Agriculture. Super Radio! Apat sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ito po ay batay sa survey ng Social Weather Station sa SWS, isinagawa mula 8 hanggang 11 ng Disyembre ng nakalipas na taon. Lumabas na 44% sa mga respondent na naniniwala na gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay.
44% rin ang sumagot ang naniniwala na walang magiging pagbabago sa kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. 5% naman ang naniniwala na lalala ang kalidad ng kanilang buhay, habang 7% ang walang sagot. Dahil dito na itala sa positive 39 and personal optimism ng mga Pilipino sa kalidad ng kanilang pamumuhay. Mga tricycle driver sa Paseco, dyan po sa Maynila, nababahala sa paghihigpit po sa mga lansangan. Alamin natin ang balita ng malaki Manny Vargas. Yung electric vehicle lang naman ang bawal, di ba? Mga tricycle, okay lang naman. Manny Vargas, go man! Super Radio! Kuya Jovel, hindi. Pati mga tricycle, dahil bawal talaga ang tricycle sa mga national roads. Kaya tatlong klase ng sasakyan yan. Tricycle, ang e-trike na de baterya o de kuryente yung ginagamit, at syempre yung mga e-bike. At kaugnay nga yan, halti ang salobin na mga tricycle dito sa Maynila, particular na ang mga taga-barangay 649 sa Paseco, na tatamaan sa paghihigpit sa national roads na isinusulong ng Department of the Interior and Local Government na maipatupad. Partikular na nga dyan ang pagkabawal sa mga tricycle, e-trike at e-bike sa mga national road upang iwas sa posibleng matinding disgrasya. Ayon sa mga tricycle driver na nasa bahagi ng Anda Circle na dumaraan sa Route 10, handa naman silang sumunod sa batas. Gayunman, aminado sila na pahirap ito sa kabuhayan ng kanilang pamilya, lalo't pamamasada ang pinakukunan nila ng panggasto sa araw-araw. Hindi anila maiiwasang dumaan sa national roads mula sa kanilang lugar sa Paseco. Ay kasama rin naman kasi sa pinagkukunan at pinaghahatiran nila ng pasero ang Anda Circle sa Intramuros at maging sa Divisoria. Narito yung dalawa sa mga nakausap natin ngayong umaga. Ano naman kayo sumunod? Hindi ko rin masabi sir kasi pahirapan Kasi ang biyahe namin kasi dito talaga, ang ruta namin dito sa Pier at saka Divisoria. Talagang ang mangyayari niya, ang uwi talaga namin dito, national route talaga. National route talaga? Tadaan kami kasi... Mangyayari dyan sir, kapag anong batas natin, yun ang mumusunda natin, anong batas. Yun lang sa akin doon. Susunod na lang talaga. Oo, ganun talaga. Yan ang tinig ng dalawa sa mga tricycle driver na nakausap natin ngayong umaga. Kung matutuloy ang paghihigpit maging dito sa Maynila, sa hanay pa lamang ng tricycle driver sa Paseco, mahigit 1,000 ang posibleng maapektuhan. Hindi pa kasama dyan ang iba pang uri ng mga tricycle, kasama na yung mga tok-tok at mga e-trike na pumapasada. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWD. Dapat ito. Super Radio! Solar Power Irrigation System sa Oton, Iloilo, Sirana, at 1 taon ang hindi nagagamit. Mula sa GMA Integrated News, mag-ulat si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim! Super Radio! Mel Joel, magtanim ay dibiro. Ika nga sa isang kanta. Pahirapan habang nagtatanim at nakababad sa gitna ng sikat ng araw. Pero mas ramdam ngayon na mga magsasaka ang hirap dahil sa kakulangan sa supply ng patubig sa mga irigasyon dahil sa epekto ng El Nino. Sa bayan ng Oton, Iloilo, kanya-kanyang diskarte na lang ang mga magsasaka para makapagpatuloy sa pagtatanim. Sa Barangay Kabaluan Sur, may solar-powered irrigation project pero 1 taon na raw nakatenga at hindi magamit dahil nasira. Ayon kay Engineer Angles Pahahay, manager ng Engineering Division ng NIA 6 Salaor River Multipurpose Project, posibleng nasira ang equipment dahil hindi ito nagamit. Sa ilang bayan sa Iloilo, ramdam din ang hirap ng mga magsasaka dahil hindi sapat ang supply ng patubig upang makapagtanim. Kaya ang ilan sa kanila ipinagpaliban ang pagtatanim habang walang sapat na supply ng patubig sa kanilang mga sakahan. Pero patuloy pa din umaasa mga ito na makikinabang sa solar-powered irrigation system na nakatakdang ibigay ng gobyerno. Melo Joel, maliban sa solar-powered irrigation system, may iba pang proyekto ang National Irrigation Administration 6 sa buong rehiyon kung saan binibigyan ng patubig ang mga lugar na walang gravity irrigation system. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News. Nag-ulat sa Super Radio DZWB. Dapat totoo. Salamat Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Super Radio! Pero po 10 taong gulang na bata patay habang 3 iba pang menor de edad ang sugatan sa Pomeril sa Pamplona dyan po sa Negros Oriental. Wala po si GMA Integrated News. Mag-uulat po si Alan Domingo, GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alan, pasok! Super Radio! Yes, Joel Mero, patay sa insidente noong Sabado, February 3 ng gabi, ang 10 anyos na si Mark Vincent Kila.
Sugatan naman ang tatlo niyang pinsan, edad 4 years at 11 anyos dahil minor injuries. Ang tinamon ng tatlong bata, nakalabas na sila sa ospital ayon sa pulisya. Ayon sa information officer ng Negros Oriental Police Provincial Office na si Police Lieutenant Stephen Polinar, galing daw ang magulang ng mga bata sa pamumutol ng tubo ng araw na iyon at pumunta sila sa bahay ng lula ng mga bata kasama ang mga ito para doon kunin ang kinita nila sa pagtatabas. Habang naglalaro raw ang apat na bata sa kusina, bigla na lang sila ang nakarinig ng malakas at magkakasunod na putok ng baril. Nang tingnan ng mga magulang ang mga bata, nakahandusay na ang duguan at wala ng buhay na si Mark, habang sugatan naman ang kanyang tatlong pinsan. Nakarecover ng shotgun pellets ang pulisya sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Kaya ayon sa pulis, malaki ang posibilidad na ito ang armas na ginamit ng salarin. Isa sa tinitingnang motibo sa krimen ay personal grudge dahil umano sa alitan sa ilan nilang kapitbahay. Ayon kay Police Lieutenant Stephen Polinar, Information Officer ng Negros Oriental Police Provincial Office, hanggang sa ngayon ay hindi pa natutukoy ang pagkakilanlan ng suspek, kaya nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bistak at GMA Integrated News, nag-uulat sa Super Radio DZWB. Dapat ito. Salamat Alan Domingo, GMA Regional TV Balitang Bistak. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa. Nakasakay ka na ng sasakyan tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating ng exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert, mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:28, radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Kamusta ka na? Bitawan mo ako! Ano ba? Stop! Huwag mo kayo pagtanggol yung kapit na yan! Hindi siya kapit! Kapit yan, inagaw niya sa wala! Hindi siya kapit na yung girlfriend ko siya! Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Thank you.
pagka nakakakita po tayo ng check, ano ba unang pumapasok po sa ating isipan? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, hindi ho ba? Ayan, check po ng right pad. Ano nga ba ang ibig sabihin po niyan? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin po ng check po ng RightMed. Dahil ang mga gamot po ng RightMed, abot kaya ang presyo, pero high quality po ang pagkakagawa. Kaya kapag hanap po yung gamot, huwag po kayo maiya magtanong. Hanapin po ang check po ng RightMed. Para sa mga listahan ng mga produktong RightMed, bisitahin po kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. Tandaan, if symptoms persist, consult your doctor. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin ay 31 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Dapat nang mamagitan si Pangulong Bongbong Marcos sa hidwaan ng Senado at Kamara. Ito ang sinabi ng ilang senador sa gitna ng bangga ng dalawang kapulungan na nag-ugat sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Kasunod na rin ito ng inihaing resolusyon ng Kamara na sumusuporta kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa gitna ng umano'y matinding pag-atake ng Senado sa Kamara. Maybe the President can talk to the two leaders of the chamber, si Senator, Senate President Zubiri and Speaker Romualdez. But siguro we can fix it on our own. Ang tinig ni Senator Jingoy Estrada, sinabi naman ni Senator Francis Escudero na hindi naman atake ang pagdepensa sa konstitusyon at Senado, kaya nananawagan siya kay Pangulong Marcos na rendahan ang pinsa na si Romualdez. Sa gitna nito, iginate ni Senator Ivy Marcos na patuloy na ipinairal ng Senado ang interparliamentary courtesy at patuloy niya dyan ang pagbibigay niya ng kortesiya sa mga kongresista sa ipinatawag niyang pagdinig sa isyu ng People's Initiative. Hindi ko nga sinabpina yung mga empleyado nila dahil nga gusto ko may manatili pang kortesiya kahit ina-abolish na ang Senado. Ang tinig ni Senator Amy Marcos. Super Radyo! Bagaman pabor ang mga kongresista na mag-usap ang Kamara at Senado, hindi naman sila pabor na rendahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pinsan na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Bataan, 1st District Representative Geraldine Roman, hindi papit ng Pangulo ang House Speaker. I don't think it is the duty of the President to rein in the House Speaker. We are independent branches of government. The Speaker is not a puppet of the President. Dinig po ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, sinabi pa ng ilang kongresista na kung nasaktan ang mga senador sa kanilang sinabi sa pamagat ng resolusyon o Resolution 1562 na inatake ng Senado ang Kamara, nasaktan din umano ang mga kongresista sa pagmamaliit sa kanila. At aligasyong sila ang nasa likod ng People's Initiative. Pag kami ang tinira mo, parang tinira mo ang mga tao namin sa baba, yung mga constituents namin. Kaya alam niyo po, napakasakit po doon. Tinig po ni House Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. Wala rin naman ang basihan ang takot ng mga senador na nais ng mga kongresistang buwagin na Senado, lalo't 7 kongresista ang may mga kamag-anak na senador. Kontra rin ang mga kongresista na isabay ang plebisito sa Tsatsa sa election 2025. Kasabay nito hinamon po ng mga kongresista, yung mga senador lumantad kung pabor sila o hindi sa pag-amyenda sa saligang batas. Why don't you, 24, come out in the open? Sino ba yung pabor to amend the Constitution? Sino yung mga kontra? And the people of the Philippines will decide whom to put in the Senate. Tinig po yan ni House Majority Floor Leader Manuel Jose Dalipe. Senador Amy Marcos, umalma sa pag-aapura ng Kamara, aprubahan ng Senado ang resolution para ho sa Tsatsa. Balitang atin sa atin ni Nim Faravelo. Nims, go! Super Radyo! Umalma nga si Senator Amy Marcos sa pagmamadali ng mga kongresista na aprubahan ng Senado ang resolution of both houses number 6 na ukol sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng konstitusyon. Idiniin na walang deadly deadline sa Senado dahil hindi simple ang pagbabago sa saligang batas. Aniyan, nagtatrabaho sila ng maayos sa Senado at hindi nakikipagbangayan sa Kamara, pero binibigyan pa sila ng taning para aprubahan ang resolusyon ukol sa charter change o Tsatsa. Una rito, nangalampag ang ilang kongresista sa Senado at sinabing dapat tuparin ang ipinangako umano ni Senate President Juan Miguel Zubiri na aaprubahan ang Tsatsa resolution bago mag-Holy Week upang maipasalang na ito sa plebisito sa Hulyo. Ayon kay Senator Marcos, mismong mga dating maestrado ng Korte Suprema na kabilang sa bumalangkas sa 1987 Constitution ay nagsabing hindi ito dapat na madaliin. Dapat inaaniya matuto na silang lahat sa naging pagratsada sa Konstitusyon na maraming pagkukulang at isang pinagtatalunan ngayon. Itong Lunes nang nag-umpisa ang paginig ng Senado sa resolusyon ukol sa Tsatsa.
sinabi na ni Senator Sonny Angara na chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na maaaring sa Oktubre ito mapa-aprubahan. Iminungkahin na ni Angara na isabay ang plebisito para rito sa gaganaping national at local election sa Mayo 2025 para makatipid. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, 35 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Umangat ang trust at performance rating ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Yan ay batay sa survey ng Okta Research na isinagawa mula 10 hanggang sa 14 ng Disyembre ng nakalipas na taon. Nakakuha si Pangulong Bongbong Marcos ng 76% na trust rating at 71% na performance rating na mas mataas kumpara noong Oktubre. Si Vice Presidente Sara Duterte nakakuha ng 77% na trust rating at 75% na performance rating. 59% na trust rating naman ang nakuha ni Senate President Juan Miguel Zubiri at 60% na performance rating. Si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay mayroong 64% na trust rating at 65% na performance rating. Habang si Chief Justice Alexander Resmundo ay nakakuha ng 23% trust rating at 18% na performance rating. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Yan na. Ito na mga kapuso, ang pampalakas ng ating immune system, ang ating katawan. Yan ha. Maliban sa dapat tayo nag-ehersisyo, kumakain ng tama, yung may nutrisyon mga kapuso, at syempre sapat ang pahinga at ang tulog. Yan. Pero sa ganitong papalit-palit ang panahon, magtatag-init na nga daw po eh. Ayan no? Eh, ito ang kailangan natin kasi dyan pumapasok yung pagbagsak ng ating mga resistensya mga kapuso. No, ha? Mag-Immunomax tayo. Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax po ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Itong dalawang maliit na kahon na yan, may puti at may kulay berde mga kapuso. Yan po yung capsule for adults ng Immunomax Food Supplement. Yung berde niyan, yan yung Immunomax Food Supplement capsule for adults na 40 variant. Meron para sa mga kids, sa mga bata. O yun yung matangkad na mga kahon na yan. May kulay orange, may kulay berde po mga kapuso. Yun. At may kulay berde no. Yung kulay berde naman yun, Sira for Kids. Also in 40 variant. Yan. Mula po sa aming studio o kahit nasaan ka pa. Magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7:38. Radyo na. TV pa. Kortisiya na. Disiplina pa. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Sasariwain natin ang kulturang Chinoy habang ipinagdiriwang ang Lunar New Year. Samahan natin si Mike Tan sa kanyang food trip sa oldest fast food in Chinatown. Magkapit tayo sa The Great Buddha Cafe. Ipapakita ko naman sa inyo ang isang no-cook tikoy recipe na pwedeng-pwede nyo rin gawin sa bahay. Bibisitahin ko din si Larkin Castor para ipagluto siya ng kanyang paboritong pork ginagoongan. Ipapatakin ko rin sa inyo ang aking original recipe ng lechong bonejo. Farm to Table, Sunday 7:15 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV.
kids, kayo naman. Oh, kayo naman ang tinatawagan. At syempre, si Mami, nasan ba? Nandiyan ba sa tabi nyo si Mami? Ayan, oh, si Mami na hindi pumapayag sa pwede na. Oh, yung vitamins ng mga bata, yung mga kids, mga kapuso, ha? Mga Mami, ha? Oh, Cherry Fair Syrup Fortified with Zinc. Talagang napakahusay na vitamin ito. Oh, para sa mga malulusog, maging malusog, matatalino at masisigla ang ating mga anak na hindi sakitin, ha? Mga kapuso, Cherry Fair Syrup Fortified with Zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherry Fair na para sa mga kids. Ang Cherry Fair Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine, and zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Fair ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, 41 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga, pinasinungalingan ng National Security Council ang anunsyo ng China na may itinaboy silang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Una rito, sinabi ng China Coast Guard sa kanilang website na mayroon silang itinaboy na barko ng Philippine Coast Guard o PCG na pumasok umano sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong 5 ng Pebrero. Naayon umano sa batas ang kanilang ginawa. Ngunit iginiit ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na guni-guni lang ng China ang naturang anunsyo na sa Baho de Masinloc anya ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan at suportahan ang mga Pilipinong mangingisda. Walang katotohanan yung sinasabi ng China. Meron tayong isang Coast Guard vessel, yung BRP Teresa Magbanwa, na nandun ngayon. Ang tinig ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Kasabay nito, sinabi ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na wala ring naging aberya sa resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We attribute it to our ground commanders that they were able to accomplish the mission fully by rotating the troops and providing their provisions. Ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, samantala. Mas malakas na presensya ng militar sa dulong hilaga ng bahagi ng bansa, ipinagutos ng Department of National Defense. Mark Makalalad, Mark. Inataas ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chatoro ang Armed Forces of the Philippines na palakasin ang presensya ng militar sa dulong hilagang bahagi ng bansa. Ang kautusan ay binigay ng kalihim sa kanyang pagbisita kahapon sa Naval Detachment sa Mavulis Island, ang pinakahilagang isla ng bansa at sa itinatayong Naval Forward Operating Base mahataw sa Bataan Island, Batanes. Kasama ng kalihim sa kanyang pagbisita, si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr., Northern Luzon Command Commander Lieutenant General Franklin Buka, Naval Forces Northern Luzon Commander Commodore Francisco Togamolla, at Fourth Marine Brigade Commander Brigadier General Vicente Mark Anthony Blanco III. Sa kanyang pahayag, binilinan ng kalihim ang militar na magdagdag ng mga struktura at palawakin ang kanang presensya sa Batanes bilang spearhead ng depensa sa hilagang bahagi ng bansa. Nanawagan din ng kalihim ng mas malapit ang kooperasyon sa pagitan ng EFP, iba pang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para mas epektibong mapangalagaan ang mga stakeholder tulad na lamang ng mga mangingisda sa lugar. Ang inyong kapuso, Mark Maralalad ng GMA Super Radio, DZWD, dapat totoo. Super Radio! Tumaas ang mga kaso na cybercrime, yung mga krimeng gamit po ang internet. Base po ito sa ulat ng Pambansang Pulisya kay Pakulong Bongbong Marcos. Dahil dito, inatasan ni Pakulong Marcos ang pulisya paigtingin pa ang kampanya laban po sa cybercrimes. There is a need for us to focus on cyber crimes. As instructed by our president, we are intensifying down to the police station level, municipal level. We will have police officers who are trained to handle cyber crime or online crimes. Tinig po ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ayon po sa PNP, ang theft o yung pagnanakaw na may pinakamaraming kaso sa mga naitatalang krimen noon, eh napalitan na po nila ito ng pagnanakaw pa rin pero sa internet na po. Isinasagawa o yung tinatawag na online swindling o estafa. Pasok din sa top 10 cyber crimes and identity theft o ang pagpapanggap po ng na ibang tao online, ATM o credit card fraud, pati mga pagbabanta at pagbablockmail online. Para ito'y labanan, magtatatag po ng Cybercrime Training Institute para ho sa mga pulis at Cyber Security Center para makaresponde agad ang pulis o PNP sa mga banta ng hacking. Super Radio!
posibleng magamit sa fake news sa eleksyon 2025 ang tinatawag na deep fake na ginagaya ang mukha at pananalita ng isang personalidad sa pamagitan ng artificial intelligence o AI. Ito ang ibinabala ni Information and Communications Technology Undersecretary Jeffrey E&D ng Huwarap sa Mga Mambabatas. We believe that especially with the upcoming elections, this particular threat might increase. Kung hindi anya mapanuri ang mga makapanunood nito, maaari silang mapaniwala. Because they can mimic actual personalities. For example, babanggitin ko na po si Ma'am Susan Enriquez. Gamit po ang kanyang video, pati yung kanyang audio recording, no, dinab dun sa video niya, to make it look like that she is endorsing a... ...ng ilang cybersecurity analyst ang kamara na gumawa ng batas para dito. Bukod sa deepfake, ay nagbigay din ng ulat ang DICT sa kamara tungkol sa nangyaring cyber attacks sa ilang website ng gobyerno. Ayon sa DICT, kagagawan ito ng mga hacker na nasa China. Abilang sa mga tinarget ng hacker ang website ng mga nagbabantay sa West Philippine Sea tulad ng Philippine Coast Guard at National Coast Watch System. Tinarget din ang pribadong website ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng DICT, sa ngayon ay wala silang hawak na mga ebidensya na magsasabing may basbas ng gobyerno ng China ang tangkang pangahak na ito. The type of attack used is very sophisticated. I would call it, Mr. Chair, and to the members of Congress, theoretically perfect. Pinag-aralan at magagaling yung gumawa ng malware. Ang tinig ni Information and Communications Undersecretary Jeffrey E&D, ang naturang cyber attack ay pinaimbisiga na rin sa Senado. Tama na ang tsa-tsa. China ang mas malaking problema. Habang nagsasayang oras tayo para pag-usapan ang charter change, ang China hindi tumitigil sa panghihimasok sa ating bansa. Ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Nangunguna ang mga Pilipino sa buong mundo sa panonood po ng mga online video. Ito ang lumabas sa Digital 2024 Global Overview Report ng Social Media Intelligence and Analytics Group na Meltwater at creative agency na We Are Social. Batay po sa ulat, 97.2% ng mga internet users sa Pilipinas na edad 16 hanggang 10 o hanggang 64 ang nanonood po ng mga online video kada linggo. Numero 1 pa rin ang mga Pilipino sa panonood po ng mga online music video kada linggo, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Mga kapuso, ayon po sa Department of Health, tumaas ang flu cases ng bansa by 50% noong 2023 kumpara sa 2022. Paalala ito sa atin na agapan ng flu bago ito lumala. Mahalagang iwasan po natin ang pagkalat at pagtaas ng flu cases dito sa bansa. Maliban sa paghugas ng kamay, pagsusot ng face mask, pagpababakuna laban sa flu, mahalaga ding malaman kung flu na nga ba ang ating nararamdaman. Pero paano nga ba natin malalaman kung may flu na tayo? Basta may 2 or more symptoms, baka flu na yan. May lagnat at sore throat, baka flu na. Headache, body pain at sipon, baka flu na rin yan. Kahit anumang kombinasyon ng dalawa o higit pang sintomas ng flu, mag-bioflu agad. Tandaan, 2 or more symptoms, baka flu na yan. Mag-bioflu na. Phenylephrine, HCL, chlorpenamine, Maleate Paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, 7:49. Radyo na. TV pa. Pagkisiya na. Disiplina pa. 5S contra Dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S contra Dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pang-apat, support fogging and spraying in hot spot areas. At pang-lima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa DBTV at Department of Health. Naninigitan tayo.
Sa ating samahang walang iwana, maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo, number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang mahahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Ang oras po natin, alas 7.52 na po ng umaga, ikinaalarma ng Commission on Population and Development ang naitalang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa mga edad 10 hanggang 14 noong 2022. Ayon kay CPD Deputy Executive Director Lolito Tacardon, tumaas ang naturang kaso ng 35% kumpara noong 2021. 35% po ng increase niya based doon sa 2021 level. Mm-mm. Kasi nung last time, nung 2021 po, mga around 2,300 lang po yan. Ngayon, mm-mm, nung 2022, naging 3,135 na po yung incidence ng or yung live births born from 10 to 14 na mga bata. Sinabi ni Tacardon na inaasahan na nila ang pagtaas ng bilang ng kabataan na maagang nabuntis noong 2022 dahil sa pagluluwag ng COVID-19 restrictions, dahilan para muling magkaroon ng interaksyon ng kabataan sa isa't isa. Gayunman, hindi nila inaasahan na sisipa ang kaso ng teenage pregnancy sa 10 hanggang 14 taong gulang na age bracket na maituturing pa rin mga bata. At wala pa sa wastong pag-iisip. Kaugnay nito, dinawagan si Tacardon sa mga magulang na mahigpit na bantayan ang aktibidad ng kanilang mga anak, lalo na ngayong maraming sexual content na maaaring ma-access sa social media. Super Radyo! Nianig ng magnitude 5.2 na lindol ang Surigao del Sur kagabi. Ayon po sa FIVOX, natukoy po ang sentro po ng lindol sa layong 19 na kilometro timog silangan ng bayan po ng Caguait. Tektonik ang pinagbula ng pagyanig. May lalim na 38 kilometro. Naramdaman ang intensity 4 sa Caguait at hinatuan sa Surigao del Sur. Intensity 2 naman ang naramdaman sa lungsod po ng Bislig, dyan po sa Surigao del Sur. Naitala naman ang instrumental intensity 3 sa Tandag, Surigao del Sur. Wala namang napaulat na pinsala, wala ring inaasahang aftershock. Arestado ang isang babaeng motorista matapos masangkot sa aksidente at manampal na mga responding police sa Imus, Cavite. Ayon sa mga otoridad, napasugod ang mga police sa lugar dahil nagpasaklolo umano ang mga traffic enforcer sa nangyaring aksidente. Pero sa halip na makipagtulungan, palaban ang babaeng motorista, kalaunan ay sinampal ng babae ang responding police kaya pinusasa na ang suspect. Sa kuha ng video mula sa Imus Police, kahit nakaposas ng suspect ay sinisipa pa rin ito ang police. Ang arresting officer na nakitang sinaksan sa video ay nagtamo ng sugat sa kanyang kamay dahil pinagkakalmot din siya
ng babae. Kinukuha ko po kasi yung susi niya kasi ayaw ko po siyang pag-drive-in kasi siya po yung nakainom. Baka makadisgrasya pa po. Ang tinig ni Police Staff Sergeant Philip Garingo ng Imus Police, aminado naman ang babaeng suspect sa kanyang nagawa at aminado rin na nakainom at walang lisensya. Sabi ko, sasama naman po ako Bigla akong pinunsasan. Na-visit na po ako Sabi ko, bitawan niyo ako. Nasasaktan na din. Edy, sinaktan ko na lang din sila. Nakurot-kurot ko sila doon. Ang tinig ng inarestong motorista, kabilang sa mga kasong isasampa sa kanya ay direct assault, driving without license, drunk driving, at reckless imprudence resulting in damage to property. Asaan na po ang pagtaas ng presyo po ng bulaklak habang papalapit ang araw po ng mga puso. Ayon po sa mga nagtitinda ho ng bulaklak sa Dangwa dyan po sa Maynila, inaasa ang magbabago ang presyo ng bulaklak sa darating na weekend. Kaya naman ngayon pa lamang po, marami na umanong umuorder sa kanila ng bulaklak para ho sa araw ho ng mga puso. Sa kasalukuyan, ang 20 na rosas ay naglalaro po sa 300 piso hanggang 400 piso, depende ho sa kulay. Ang 10 piraso ng sunflower, nasa 200 pesos. 150 pesos naman ang stargazer at casablanca. Ang gerbera at carnation ay nasa 180 pesos kada 10 tangkay. Ang Ecuadorian roses naman, ito yung mga malalaki, ay nagkakalaga po ng 3,500 pesos ang mahigit 20. Habang ang tulips ay nasa 90 pesos kada tangkay. Samantala, sunog na sumiklab dito po sa bahagi ng residential area sa Sampaloc, Maynila. Balita ka din sa atin ni Manny Vargas. Man, go! Patuloy pa ang pagdating ng mga pamatay sunog dito sa may bahagi ng Masbate at Maria Luisa Street dito sa Sampaloc, Maynila. Itinaas na ng Fire Protection Manila sa unang alarm ang antas ng sunog kung saan residential area na yari sa live materials ang apektado. Mamaya, para sa karagdagang mga detalye. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Super Radio Flash Report! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Balikan natin ang ating mga headlines. Pagpasok po ng panahon ng taginit, posibleng mas mapaaga. Ayon po sa PAGASA, yung antas po ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon, patuloy ang pagbaba. 11 minero na iligtas matapos matabunan ng gumuhong lupang sinasakyan nilang bus sa Maco, Davao de Oro. Pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo bumagal noong Enero, ngunit inflation rate sa bigas na itala sa 14-year high. 4 sa bawat 10 Pilipino naniniwala na gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan batay sa survey ng Social Weather Station. Pangulong Bongbong Marcos dapat na umanong mamagitan sa idwaan po ng Senado at Kamara ayon po sa ilang senador. Trust at performance rating ng matataas na opisyal ng gobyerno umangat batay sa survey ng Okta Research. Paggaya sa itsura at boses ng mga personalidad gamit po ang artificial intelligence, pinangangambang magamit sa eleksyon 2025 at magpakalat ng fake news. Pagtaas ng teenage pregnancy, kinaalarma ng Commission on Population and Development bilang na mga nabubuntis na may edad 10 hanggang 14 sumipa. At sumayon po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas super balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Isang minuto bago sumapit ang alas 8, standby saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong
dati, mahalin mo yung laking malabo ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. He needs to see na wala nang masihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Ngayong Miyerkules. Saan ka galing, Papa? Pinuntahan mo ba yung isang pangalan? Oh, no. Ingat ka. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Kamusta ka na? Bitawan mo ako! Ano ba? Stop! Huwag mo kipagtanggol yung kapit na yan! Hindi siya kapit! Kapit yan, inagaw niya sa wang! Hindi siya kapit na yung girlfriend ko siya! Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ito nga, dream come true ko ang magkakasama tayo lahat. Pagpunta akong Denmark! Sino, Fritz? Boyfriend ko! Will the family accept their mommy's boyfi? Will you marry? Sunday, 12 noon on GTV. Dami ko na-miss ah. Weng ah, yung mga isyong magagandang talakayin. Pa, eh, pagkabila, pangunahin na po dyan. Yung pong ano, yung pong kagustuhan po ng isa, dalawang politiko lang. Totoo. Diyan sa Mindanao, na sila'y humiwalay, ano ha? At sinasabi, masyado daw napabayaan ng Mindanao. Hindi nabibigyan ng pansin. Hindi daw na nabibigyan ng karampatang pondo para umunlad at napabayaan na raw ng todo. Eh, yung mga nagsasabi nun, Weng, nabigyan ng pagkakataon na pagandahin ang Mindanao. Eh, ako, ano ba nangyari? Bakit ngayon? Ano ba hindi nila nagawa? Yan. Na ngayon ay gusto nilang gawin? Nawala na sila, na, yung isa wala na sa wala poder. Na sa, yung isa na naman sa poder. Ay nasa posisyon pa. Kaya nga, yung pinagtataka natin mga kapuso kasi sa totoo lang, kung tatanungin natin siguro mga taga Mindanao, hindi naman siguro gusto nila yun. Ay, tinanong namin kahapon si dating Speaker Pantaleon Alvarez. Okay. Isa doon sa nagtusulong po ng Mindanao Secession o paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. At ang sabi niya, nandun pa lang sila sa information drive. Pinapaliwanag pa sa taong bayan, doon sa mga residente po ng Mindanao, bakit mas magandang humiwalay ang Mindanao mula sa Republika. Wala pa raw sila doon sa hakbang na mangangalap sila ng lagda ng mga taga Mindanao. Pero ang paliwanag nga, sabi ko, kailangan po bang amyendahan na saligang batas? Hindi na. Hindi na raw. Tatayo na lang daw mga taga Mindanao. Ayaw na namin sa Republika. Parang ganun. Ganun daw yung process. Sabi ko, ano po ba yung proseso na sinasabi ninyo ni dating Pangulong? May UN daw, di ba? Na may, may proseso ang UN. Sinasabi ano niya, yun yung sinunod sa Singapore, Timor-Leste. Sabi ko, ano po ba? Paano yung proseso? Ay, hindi ko pa rin alam. Pag-aaralan ko pa. Ah, okay. Eh, mukhang kinakailangan nyo nga akong pag-aralan pa dahil wala akong may gusto. Kahit na kayo kang, po ay humiwalay dyan. Kahit leader dyan, ng mga Mindanawan leaders ha, hindi po, parang wala pa akong narinig na. Binigay na natin na, ng BARMM, yes. Meron na sila niyan. Mm-hmm. Ano pa ba gusto nilang paghihiwalay meron ang gawin? Meron na ako isang narinig na isa sa mga kongresista ng Mindanao, si Congressman Robert Ace Barbers. Ang sabi niya lang,
magandang pag-aralan. Pero hindi niya sinasabing sinusuportahan niya. Maganda lang na pag-aralan. Eh, sabi mo nga speaker eh. Diba? Si dating speaker. Nag-speaker. So, lahat ng disposal ng pondo nasa kanya ng mga panahong yun. Ano na nangyari? Ano yan ba ginawa? Magandang talaga. Diba? At well, meron pa nga isang distrito dyan, Weng. During the full 6-year term of the Duterte administration, sinasabing nabigyan ng 51 billion. In three years na pondo. Ano, saan napunta yung pondo? Napunta ba sa mga proyekto? Napaganda ba ang buhay ng mga ano, ng mga taga Mindanao? Magdamating na yun. Asan nga yung pondo na yun? Diba? Malaki yung pondo noon. Sa isang distrito lang yan, Weng. Noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nabigyan na malaking pondo ang Pampanga, pero ang maximum, 2 billion ang nababalitaan natin. Pero ito, napakapal ang kalye, ang ganda ng farm-to-market roads. Ang maximum na narinig natin noon ay 2 billion o malma na taong bayan noon. Pero ngayon, ito, 51 billion. Dapat ginto na ang kalsada dyan sa Mindanao. Hindi yung ganito lang kakapal ang kalsada. Oo, diba? Kung ganun din lang po mga kapuso. Nabigyan po kayo ng, ano, ng pagkakataon. Sinasabi nga nung iba, they blew it. Pero in fairness, ang sabi ni Congressman Pantaleon Alvarez Joel, sa dalawang taon na pondo o GAA, General Appropriations Act, ng Marcos Administration, pagkakasabi niya, tinanggal daw ang flood control projects na Mindanao. Yun ang pagkakabanggit niya kahapon. Well, wala pang paliwanag doon ang mga taga-administrasyon kung totoo ba yan o hindi. But yun ang sinasabi niya kahapon. Ang gustong masisid dyan, actually, di ba gusto nila isisid ang Mindanao? Hiwalay. Ang masisisid dyan siguro si Alvarez. Kasi, di ba, siya yung ayaw kay Speaker Romualde. So, malamang siya ang ma-extricate, siya ang ma-alienate. Ma-isolate. Ma-isolate mga kapuso. Ito, wag po kayong pahuli sa malalaking balita, talakayan sa malalaking issue. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng DCWB. Magtungo po kayo sa @DCWB594. Mga maliliit na letra po yan, ha? @DCWB594 sa YouTube at mag-subscribe mga kapuso. Salamat po sa inyo. Sa WB! Puntahan muna natin ito, mga kapuso. Nasa linya naman natin. Sige nung makapili. Malaki po kasi ang kailangan nating bantayan at i-follow up doon sa nangyari sa running story pa rin 'yon hanggang ngayon, ng ano, lupa sa Davao de Oro. May dalawang bus. Ang kwento doon, Joel, tatlo yung bus na dumaan, dalawa yung nahagip. Sabi ng ating Super Radio reporter yung isa, si Jason. Nakaligtas, oo. Nasa linya natin, Executive Assistant for Public Information, Davao de Oro, PDRRMO, si Ginoong Ed Makapili. Sir Ed, magandang umaga, yes, si Joel Sueng. Opo, kamusta po kayo? Good morning po sa inyong dalawa. Okay lang po. Ang pinakahuling balitang natanggap po namin, 11 na po ang naililigtas. Tama ho ba? Kagabi po, may 14 survivors doon sa bus. And one is rescued from the residential site na rescued din. So, more or less, there are about 15. 15 na? Rescued. Opo. 15 rescued, okay. Injured. Yung mga injured po, nasa 11 na. Nasa hospital naman po lahat. Kasama na po yung dun sa 15. Yung 11 na injured na yon. Yes, sir. Yes po, ma'am. Meron po bang critical ang lagay doon sa mga nailigtas, doon sa mga sugatan? Yes po. Dalawa po yung critical na from Mamaw Community Hospital kaya na-transfer doon sa Davao de Oro Provincial Hospital ng bayan ng Monte Vista po. Yung dalawang critical. Okay. Meron eventually, pa ba? Na-transfer na din sa Davao Regional Medical Center. Meron pa ba tayo nahanap, Sir Ed? Yes, marami po kasi yung presyum na natabunan. Kasi I'm going to describe the area. Please, okay. Barangay Hall site siya. Tapos yung harap ng Barangay Hall, may parang garahe or terminal ng bus company in which the employees of Apex Mining. Kasi yung Masara area kasi, Apex Mining site yan. Opo. Tapos yung mga empleyado ng 24 hours operation, tatlong shifting, hinahatid yan doon sa bayan ng Mawab, bayan ng Nabunturan, yung mga kung saan yung mga empleyado. So that night, yung palabas na bus is mga paalis na po, patapos na po yung shifting ng mga empleyado na yan, kaya tatlong bus yung paalis. Opo. Yes. Pero doon po sa tatlong bus, dalawa lang po ba talaga yung natabunan? Yes, kasi nakaalis na yung isa. Opo. Oo, yung dalawang bus, medyo tabunan. Wala po kasing sign kasi yung threat of LPA na nangyari kasi for the last week, natapos yung heavy rain Thursday. So, from Thursday up to yesterday, mainit na po
ang area, ang lugar namin. So wala pong signs na magkaroon ng landslide. Mm. Yung landslide kasi nangyari during the heavy rains. Oh, so, pero biglaan, ngayon walang ulan kaghapon hanggang kagabi. Yes po, wala. O ba, ba't kaya gumuho po ang lupa? Anong nakikita niyong dahilan na pag-uho na lupa doon? Siguro po, kasi 10 days hindi kaya may kaugnayan sa mina. Baka may kaugnayan sa mina, Sir Ed. Yes po. Bago kasi nagkaroon ng drought of LPA, yung shorelines ng Mindanao, umabot din ng 1 week na ulan. Ah, okay. Tapos 10 days after, nagkaroon na naman yung drought of LPA na umabot ng 6 days. Mas makapal yung volume of water kasi talagang malakas yung ulan. Might be the reason na na-absorb yung tubig ng bundok kasi ganyan ang karamihan na nangyari sa landslide dito. I cannot attribute it to the mining operation kasi sa ang Apex Mining naman kasi well cared yung environment. Hindi nga natin malalaman na talagang may mining area dyan, may mining site, mining operation. Kasi the forest is still being cared. Mm-hmm. O wala kang makikita na talagang nasira yung bukid. Inalagaan talaga yan ng Apex Mining. So maybe we can attribute it na doon sa masyadong siguro almost 15 days na yung ulan, nag-interval lang sa lang ng mga 10 days. Ilan pa po yung eksaktong hinahanap natin, Sir Ed? Kasi doon sa dalawang bus na natabunan, ilan po ang laman nun? Para matansya natin kung ilan talaga pa yung hinahanap. Yes, as far as the record is concerned, initial record, yung dalawang bus, yung isa naman is nasa mga 18 passengers. Mm. Yung isa naman nasa mga 16 passengers. Dami pa. 12 passengers, 12. Mm-hmm. Okay, may mga challenges doon po sa ginagawa ninyong rescue operations, Sir Ed? Yes, definitely. Kasi napakalaking bukid yung bumagsak. Medyo malalim talaga yung lupa na nakatambak doon sa residential site at saka sa barangay hall at saka doon sa may garahe na area. Kaya lang, marami naman yung nag-conduct ng mountain search and rescue operation tulad kaagad ng Provincial Disaster Reduction Management personnel, yung municipal rescuers ng Municipality of Mawab, yung sa Nabunturan at saka yung sa Mabini, even the Davao del Norte Provincial Reduction Management personnel and their facilities and their vehicles na pinadala doon ni Governor Edwin Hubahib. Si Governor Dotdot naman ng Davao de Oro, around 1 o'clock, nandoon na sila sa Incident Command Post na in-establish doon sa Barangay Elizalde, which is the very near barangay to Barangay Masara. Uh-huh. And Congressman Gonzaga naman, yung husband ni Governor Dotdot, nandoon na kaagad sila, and they ordered to stop the operation kasi nga delikado, walang ilaw. Tapos kagabi po umaambon kasi may drought of LPA na naman. Pero ngayon po ongoing na ulit yung search and rescue. Yes, very early this morning nag-conduct na ng resume of the search and rescue operation. And maybe you can update, no? Bibigyan ko kayo ng update naman kung ano yung makukuha natin yung datos mula po sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Maliban po doon sa dalawang bus na natabunan ng gumuhong lupa, may mandadamay po bang mga bahay? Mga residente, yes, mismo sa lugar? Ilang pong bahay ang nadamay, Sir Ed? Hindi pa po na-identify kasi sa laki nga ng bukid na bumagsak, harap lang talaga ng barangay hall, maraming bahay doon, ma'am. Nako. May tansya po kayo kung ilang bahay yung natabunan? I cannot mention any quantity kasi wala pa pong naibigay sa akin na report. So maybe later po, I can give you the update. Yung bang daan na yun, importanteng lagusan yan. Daanan ba ng mining company lang? Yes, sir. May daan dyan talaga going to other barangays of belong to that adjacent to that barangay Masara. Meron pa diyan barangay New Barili, barangay Teresa na dadaan po diyan. Pero hindi naman po isolated yung mga barangays na yun ngayon na hindi nadadaanan yung kali na yan. Dahil natabunan, oh. At so far kasi palang dalawang barangay na lang yan na next to Masara. Mm-hmm. The rest of the barangay is prior to the site of that landslide area. Mm-hmm. Kaya yung mga adjacent barangays tulad ng po ng Mainit,
doon sa Elizalde, doon sa Tagbaros, yun sa Panibasan, yung mga barangays na yun po ay nag-force evacuation na as ordered by the governor last night para po for the safety of the people. Dinala sila sa lahat, ang lahat dinala doon sa evacuation center ng Barangay Andeli. Yan po bang lugar na yan dahil naging malaki yung landslide? Sabi niya malaking bahagi ng bukid yung tumibag eh. Mm. Eh baka naman patitirahan pa po ba yan? Nag-force evacuation na yata ng mga residente. Pababalikin pa ba sila o ideklara yan na danger zone na at hindi na pwede pong tirahan? Ano po, we will wait for the advice of the MGB. Kasi alam ko naman, magkakandak po ng assessment investigation yung Mines and Geoscience Bureau. Kasi nung for the last year, may mga ginawa na pong mga site na talagang hindi na pinapatirahan kung sa nangyaring series of earthquakes. Opo. Eh, bago lang din, maraming mga landslide nangyari due to Shirelines at saka Trout of LPA. Mm-mm. And yet, wala pa pong mga recommendations po galing po sa MGB kasi bago lang po ang pangyayari. Mm-mm-mm. Okay, rundown tayo, Sir Ed. 15 na po ang na-iligtas at 11 dyan nasa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Ilang dalawang pa, critical. Dalawang critical. Ilan pa po hinahanap natin ulit, Sir Ed? Wala pong figures po kung ilan ang hinahanap kasi sabi ko nga malapit lang talaga yung residential. Barangay hall, daan, then mga bahay-bahay na yan kagad. Mm-hmm. Okay, doon po sa mga bahay at barangay hall na natabunan, meron din pong naipit doon ng mga tao? Yes po ma'am, kasi normal sa barangay hall may mga nag-duty ang mga barangay police. Mm-hmm. Alright, so hindi po natin matansya kung ilan po hinahanap po natin, no? Mm-hmm. Yes, sir. Yes, okay. Sir. We'll just give you the update. Sige. Sir Ed, tawagan ka namin kung may mga development. In the meantime, salamat sa oras. Mag-ingat po kayo dyan. Good luck, ha? Hindi po kailangan po ng tulong ng mula sa national government. Wala po bang kailangan tulong galing dito sa Maynila? Marami naman pong nagbibigay ng mga tulong po galing sa mga NGOs at saka national government, lalo na sa DSWD. Mm-hmm. What happens last week, the drought of LPA. The provincial government naman is ready always. The provincial through the provincial social welfare development office taka hands on naman po si Governor Justice Dorothy Gonzaga. All right. Sir Ed, thank you. Salamat po. Good morning. Opo. Si Ed Makapili, Executive Assistant for Public Information ng Davao de Oro PDRRMO. Nako. Nakalungkot? Oo. Mahirap yun di matantyawin so kasi baka may maiwan. Ang kaya pa nating tantyahin ngayon ay yung sakay ng bus. Mm. Kasi ang sinabi ni Sir Ed kanina, 18 yung sakay ng isa, yung isa 12. Pero may natabunan daw na barangay hall eh. Merong barangay hall at may mga bahay. So, kasi terminal yung katabi ng barangay hall eh. Basta kung may mga development po dyan, papabot po natin para sa ating sa inyong kaalaman mga kapuso. Pero magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Binabati lang natin ang pamilya Sandro. Si Daddy Philip, si Mama Josie, tsaka si Eliza Sandro. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Ang oras natin, 8:18. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Superadyo EZBB, hindi pa huli, hindi pa titina. Superadyo EZBB, prime time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga, Melo Del Prado sa Superadyo EZBB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Pangonaw!
Bayan! Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, Joel Reyes-Amil at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Rowena Salvacion at Joel Reyes-Amil sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Arnold Clavio at Connie Siso sa One-on-One. Walang personala, pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Wake up, Mom! Is this your accident? Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Is he the help she needs? Nook, Wednesday, 3:15 p.m. on GTV. Romana! Calvin, pwede ba? Huwag ngayon. Bakit? Natatakot ka? May habang ka lang pala sa salita eh. Pwede ba? Sa susunod na lang kasi kailangan ko ng umuwi ngayon. Hinahabol ko yung Black Rider sa GTV ngayon, 9:40 p.m. Black Rider? Oo! Ano yun? Kaya pag ako hindi umabot ah, pag hindi ko napanood yung Black Rider mamayang 9:40 p.m. lagot ka sa akin. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Narito muna ang DZBB bagong-bagong balita. 15 minero na iligtas Bulao sa 2 bus na natabunan ng gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro. Search and rescue operations nagpapatuloy. 600 bahay sa 2 barangay sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan nasunog kanina madaling araw. Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak na may ginagawang mga hakbang para makontrol ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Mas malakas na presensya ng militar sa dulong hilagang bahagi ng bansa ipinag-utos ng Department of National Defense. 10 taong gulang na bata patay habang 3 iba pang minor de edad sugatan sa Pomeril sa Pamplona, Negros Oriental. Yan mga kapuso, mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan ng Super Radio DZBB. Saksi sa Double B! Salamat kay Weng De La Peña. Weng, thank you. Salamat. At sinamahan mo yung aking sweetheart na si at saka si Tony Aquino. Tony Aquino, thank you, Tony. So, pasensya na kayo. Sabi ni paring Weng, poging-pogi daw ako, di ba? Poging-pogi nga, sipuni naman. Sabi niya, poging-pogi ka, siya pogi lang. Pogi. Ikaw, dobo-dobong pogi. Thank you, pare. Thank you. Salamat, diba? Ha? Okay, thank you. Tony, salamat din. Of course. Punta natin si Nim Faravelo sa report niya. Paano kalang patawan ng VAT ang mga streaming platforms? Iniakyat na sa plenaryo po ng Senado. Alamin natin ang balitang yan mula kay Nim Faravelo. Nims, go! Sasala na sa plenary debate. Hindi natatapyan na NIMS, no? Malaking dapat yan ang, market yan. Malaking market yan. Dapat yan ay itap at makuha na natin ng buwis. Yes, yan yung pinagpupuyatan natin. Pampaantok, manonood ka ng sine. Sasala na sa plenary debate ng Senado ang panukalang batas na naglalayong patawanan ng value-added tax
ang mga foreign streaming platforms. Sa pagharap ng Senate Bill number 25282 ukol dito sa plenaryo, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Senate Committee on Ways and Means na hindi ito paglikha ng panibagong buwis kundi paglilinaw lang na dapat talagang saklaw ng umiiral na tax code ang mga non-resident digital service providers, so yung mga nagbebenta rito ng serbisyo at kumikita rito habang nakabase sa labas ng bansa. Sa ngayon, Ania, hindi sila mapatawan ng Bureau of Internal Revenue ng VAT dahil hindi malinaw ang batas sa pagpapataw nito sa non-resident digital service providers. Ayon pa kay Gatchalian, kailangan na rin silang patawan ng VAT para maging patas sa local streaming platform na napapatawan naman ng VAT. Sa panukala, uobligahin lahat ng resident at non-resident digital service providers na kumolekta ng VAT at i-remit ito sa Pilipinas alinsunod sa batas ukol sa pag-withhold ng VAT. Sasaklawin din ang mga classified na online marketplace o e-marketplace. Bibigyan ng poder ang commissioner ng BIR na i-block o suspindihin ang digital service providers kapag lumabag sa patakaran ukol sa pagpapataw ng VAT. Sa panukala ay mananatili namang exempted sa VAT ang mga online educational services kagaya ng online courses, seminars at trainings ng mga accredited na private at government educational institutions. Batay sa estimate ng Department of Finance, sabi ni Gatchalian, pwede makakolekta ang gobyerno ng karagdagang 83.3 billion pesos sa pagpapataw ng VAT sa digital service providers mula ngayong 2024 hanggang 2028. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Saksi! Dapat talaga trabahuin ng, ano yan, ng kongreso yan, Wayne. Kasi ano mo, pinatay niya ng movie industry. Ha? Totoo. Kasi naman, click mo lang. Ang laki ng, malaki ang ano, nakukuha natin, nakukuha natin buwis sa movie industry. Totoo. Pero pinatay mo yan, malaking, dapat itukunan natin ang buwis. Malaking diba? Employment ang ibibigay po ng industry. Ay, naku, grabe ho, ha? Mga kapuso. Talaga, ang technology, ang dami yung, ano, ang dami yung sinira. Sayang yung creative industry. Sa totoo lang, sa totoo lang, no? Ito, incidentally, Weng, nangunguna mga Pilipino sa buong mundo sa panonood po ng online video. So, ibig sabihin, kung matatuloy ang buwis, ang laki ng kikitain mo sa VAT. Malaki ang kikitain natin, no? Iyan ang lumabas po sa Digital 2024 Global Overview Report, Social Media Intelligence and Analytics Group. Ito, Meltwater, tsaka creative agency na kung tawagin ay We Are Social. 97.2%, Weng. Ng mga internet users sa Pilipinas, edad 16 hanggang 64 ang nanonood po ng online video kada linggo, mga kapuso, no? Numero 1 pa rin po ang mga Pilipino sa panonood po ng mga online music video. Isa pa yan. Yung mga Blackpink na yan, yung mga mga Korean, BTS na yan, Korean, mga K-pop na yan, kada linggo, mga kapuso. Ay grabe ha, mga Pilipino sa paggamit po ng technology. Kaya panoorin niyo yung local. Kaya bigyan nyo rin sila ng views and likes. Hindi lang yan ang, ano, ang nasisira. Ah, pati kalusugan ng tao. No? Lumalabo mata. Nasisira, gulugod. Oh, nasisira. Ang lifestyle mo. Yung nakaupo ka lang maghapon. Oo. Kakain ka, naka-video ka pa rin. Kaharap mo mahamal sa buhay, nag-video ka rin. Yun, kita mo. Pati tapos, yung socialization. Tapos yung maghapon ka, nagiging couch potato ang tawag daw. Yung nakatambay ka lang, hindi ka gumagalaw, nakaupo ka lang maghapon. Nasa-sacrifice ang social skills ng tao, mga kapuso, dahil sa technology. Sinasayang energy mo, diba? Hindi ba? Oo. Nagkakahiwala yung pamilya dahil hindi nag-uusap. Dahil nga, just like, naku, Diyos ko. Babaan yung phone, usap kayo. Oo naman. Yakap si Daddy at si Mommy. Please. Taxi! Sa double! Si Bunny, yakap ni Yeezy. naman. AFP, nakapagsagawa ng 28 resupply mission sa West Philippine Sea sa kabila ng presensya ng mga barko ng China. Kudos, AFP. Mark Makalalag. But sa 28 na rotation and resupply mission ang tagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines noong 2023. Pero sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, sa 28 na RORE missions, 14 dito ay para sa Ayungin Shoal, habang ang nalalabi naman ay sa ibang teritoryo na sakop ng Kalayaan Island Group. Sa 14 na RORE missions sa Ayungin Shoal, 3 dito ang nagkaroon ng illegal actions mula sa China, kung saan nagkaroon ng water cannon incidents noong August, November at December 2023. Nabatid na nung nakaraang linggo, tinawag na flawless ng AFP ang tagumpay na RORE mission sa Ayungin Shoal. Pagkaman may presensya pa rin ng mga barko ng China, ay wala naman silang illegal actions na ginawa. Tiniyak naman ng AFP na manatili silang tapat sa kanilang mandato at hindi magpapatinag sa kanilang mga susunod na misyon. Incidentally, may binabanggit ng Chinese embassy na binugaw daw nila.
na ano natin, Coast Guard ship natin. Pero why, sabi no? ng AFP, no, hindi yan totoo. Hindi totoo. Hindi totoo. Baka naman nabugaw ng China Coast Guard yung sarili Coast Guard barko. Nila. O, sa sobrang dami nila, dami nila ron, di ba? Masyado na tayo masikip. Oo. Mali yung kanilang naipalabas noon. Balita. Magkagayon man, ito, pagdating kasi dito sa West Philippines, napakarami rin mga barko at hindi pa rin nawawala yung mga presensya ng mga barko ng China. At magkagayon man, sa kabila niyan, ay nagpapatuloy pa rin no, yung resupply mission ng mga barko ng Pilipinas sa iba't ibang mga lugar na sakop ng ating exclusive economic zone. Ang anyong kapuso, Mark Makalala ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. At meron pong sunog sa ilang kabahayan sa Sampaloc, patuloy pang inaapula ng mga otoridad. Nandun si Manny Vargas. Manny? Hindi pa dinadeklara nga under control. Wala pa opisyal na pinapahayag ang Bureau of Fire Protection Manila kung under control na nga itong sunog na nagaganap dito sa bahagi ng Maria Luisa Street dito sa Barangay 567 Sampaloc, Maynila. Particular na apektado dito itong magkakadikit sa mga bahay na yari sa Kahoy kung saan isang dalawang palapagkila townhouse apartment na yari sa konkreto ang nadamay na dito sa sunog na ito. Mabilis na tanong lamang ano Weng at Kuya Joel kay Kagawad Gilbert Concha ng Barangay 567. Sir, live tayo sa Super Radio TCWT GTV. Ilang bahay po yung sinasabi niyo na sunog? Bali, dito po sa Maria Luisa, apat po na bahay. Magkakatabi po yun. Pero sa Masbate, may naapektuhan din. Pero simentado naman yun, so hindi siya gano'n naapektuhan. Sir, may initial information ba kung saan nagsimula yung sunog? Pero sa ngayon, wala pa eh. Hindi pa po namin alam kung saan talaga nagsimula dahil talagang magulo pa eh. Eh, mayroon naman. Saan po tatalhin yung mga nasunugan, pansamantala? Eh, sa ngayon po, baka magtayo po muna kami ng tent dito sa barangay namin para may pansamantala sila na matuluyan. Okay, maraming salamat. Yan na, Weng, si Kagawad Gilbert Concha ng Barangay 567. Naging problema rin kanina ng mga pamatay sunog dito, yung pagsiklab ng kable. Kung kaya sa todo iwas yung mga bumbero dahil baka sila makuryente. Kung kaya sa kinailangan din putulin ang supply ng kuryente dito sa lugar. Ako si Manny Vargas ng GMA, Super Radio DZWB. Dapat, totoo. Succeed sa DZWB! Alright, noong Disyembre, mga kapuso, na itala po ng Philippine Statistics Authority ang pinakamabagal na usad po ng inflation sa 2.8% Weng, no? Yes. Sinasabi nila January. Kundi lang ano panira ang bigas, ang palay, eh baka daw lalong bumagal pa ito, diba? No? Kaya lang panira talagang bigas, mahal ang bigas. Yung 2% level na yan, Joel, ay tinarget ng gobyerno para sa kabuuan dapat ng udulo ng 2023. Hindi natin natamu yun ng December 2023, pero at least nahabol natin ng nahabol January. Natin. Kundi rin lang po sa palay, mga kapuso, baka nakapagbagal pa po ng lubos po ito. Pero sinasabi nila... At ang maganda niyan, Joe, take note ko lang, na nakuha natin yung 2.8% na inflation kahit sunod-sunod pa rin yung linggo-linggo pa rin ang naging pagtaas ng presyo ng langis. Ng langis. Hindi, pero ngayon, Weng, mas bibilis ang inflation natin dahil hindi pa tayo nakakaranas ng rollback this year. Yes, puro wala taas pa. No, ang presyo ng langis, mga kapuso. So abangan po natin yung magiging panukat ng PSA at the end of January. Pero mabigat, mga kapuso, no, sinasabi ang presyo ho ng ano ng bigas ay mapapababa po by the end of March dahil unti-unti na, Weng, tumataas ang ating ani. Iyon. Meron pang inflation ng bigas ngayon. Meron pa. Sa totoo lang, no? Sobra. Uy, pero ang, sobra daw ang ating ano, ang ating ani ng bigas. Oh, no? Bakit? Bago pumasok ang Pebrero, Joel, may mga lalawigan, 75 pesos per kilo ang bigas. Kaya nga eh. Tataka nga kaya tayo. Kaya yung inflation ng bigas natin, gano'n na lang sa tala ng PSA. Oh. Kahapon, kabibili ko lang ng bigas, nasa 55 pesos ang pinakamura. Wala, talaga? Wala na ba kayong 52? Wala, ay, sir, ano wala yan? Wait lang, linawin ko lang. Anong klaseng bigas yan? Hindi ko alam kung imported o local siya, Weng, pero hindi siya buo. Long grain? Hindi siya buo. Drug-drug. Regular meal mahaba, ba yan? Yun ang regular meal nila, nasa 55 pesos. Pero may mga reports tayo galing sa ating mga Super Radio reporters, may mabibili pa raw ng 54. Talaga? Ngayon, sinasabi nila mas mura daw kasi imported. Imported daw yung 54. Talaga? Piso lang ang diferensya doon sa 55. Pero sana huwag muna ilabas yung imported. Dami nating ani ng lokal. Oo, yun na muna. Yun muna, busin natin. Pero, Weng, kung mabebenta ng mura yun, bakit
ipagkakait natin sa ano, di ba? O sa hindi naman consumer. More imported ah. Hindi. O imported yung nabili mo, mahal ngayon. Din. Mas mura daw ngayon ang imported. Mm-hmm. Yun ang sinasabi ng mga retailer. Dahil nga ano, kahit nagaanihan tayo? Oo, kahit nagaanihan tayo, mas mura pa rin daw imported. So, tayo, at the end of the day, syempre, mura kung, tayo. Ano yung, kung ano yung mura sa consumer, doon tayo, di ba? Talag. Diba? Yun naman ang purpose ng pag-aangkat natin. Naman. O, kung hindi po mapapamura ng imported na bigas ang ating bentahan, what for? Na tayo po'y nag-i-import. Unahin nyo muna lokal pa ganon. Yes. Ang oras natin mga kapuso, alas 8.34. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhin walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Ang Super Radio Stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sabi, mahalin mo yung laking malabo ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, Expert Eye Care, State-of-the-Art Facilities, Affordable Eyewear. He needs to see na wala nang masihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Bihira ang ganitong klaseng pagkakataon, Terry. Hindi dapat pinapalampas. Financial struggles has led him back to a life of crime. The Bank Job. Wednesday, 8 p.m. on GFlix. On GTV. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Pero ka ba? Bakit? Kasi pag wala ka, naghihirap ako. Oh. Pera ka ba? Bakit? Pautang naman. Tila, tawa is love! Sunday, 11:05 p.m. Alright, mga kapuso, tuloy-tuloy po tayo. Pinapahanap natin si Secretary Carlito Galvez. Dahil medyo napikon siya no, doon sa pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo. Sa akin naman, kasi iniimbestigahan po ng Senado yung issue tungkol po doon sa
rebel returnee yes. program. Di ba? Merong mga rebelde na ano na pumailalim doon sa programa ng gobyerno about hindi ko alam, hindi ako sigurado ano sa yan? Figures. About 28,000, tama ba? Sa ilalim yan ng peace agreement na gobyerno sa mga rebelding grupo. May tinatawag kasing portion doon na decommissioning. Decommissioning, yun yung mabubuwag na yung kanilang armadong pwersa. Papasa ilalim na sila doon sa peace process. Isusuko ang kanilang armas at may kapalit yun na pera. Okay. Yan. Kasi yung armas, bibigyan ng, ano ba, susuko mo yung armas mo, babayaran ka ng gobyerno doon sa armas na yun. Ganon din sa NPA ha, dati ng programa po ng gobyerno. Ang sinasabi lang ni Senator Raffy Tulfo, na tingin ko naman eh, legitimate yung kanyang concern. Ang sinasabi niya eh, 4,000 lang baril. Yung mga baril na sinurrender sa inyo, pero yung mga nabiyaan ng programa is about more than triple yata doon sa bilang niya. Sa 28,000? Nasa ganon. Sabi niya, teka, bakit nyo binigyan ng pera yung 28,000, aapat na libo lang yung armas na nakuha ninyo. Yes, oo. At sinasabi naman ni Secretary Galvez, hindi po eh, kasi meron din pong mga sumuko na hindi naman po mga combatants. Yan. So, no? Ibig sabihin, doon sa hindi combatants, pero nakapalob sa peace process dahil miyembro ng rebelding grupo, na deserve din nila yung financial benefits ng agreement. Pero magtataka ka kung sakasakaling binigyan din mo ng pera ng pambaril yung mga non-combatants. Yes, yun ang kailangan ipaliwanag. Yun ang gusto natin yung malaman. Yung hati nun, magkano yung binigay doon sa nag-surrender ng 4,000 na piraso ng baril sa ilalim ng decommissioning process at yung non-combatants na binigyan din. Baka kung katumbas ng baril yun, ay doon ka magtataka. Bakit? Kasi baka nakarehistro sa kanila, nag-surrender din sila ng baril, gayong hindi naman pala. Eh, asan yung baril? Yun ang tanong. So, palagay ko may dapat ipaliwanag din dito, no? Yung programa ho ng gobyernong yan. Maganda lang yung magtatanong ka, pero wag mo agad babahiran kasi ng... Baka kasi ang dating sa kanya, ina-accuse ba kami ng... Pinagbibintangan muna kami, parang gano'n. Ano? Ina-accuse ba kami ng tiwali kami? Ang sinasabi lang naman ni Senator Raffy Tulfo, hindi po, kung mapapatunayang walang alingas-ngas, hihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Pero pag napatunayan ko na merong kalukuhan dyan sa ano, kayo humingi ng paumanhin sa akin. Tama dahil nagalit yan. Kayo. Tama diba? Lang yan. So, yun ang gusto natin malaman. Anyway, ano pa naman po ito? Tuloy-tuloy po ang pagsilip ng Senado po dyan. So, tama na natin doing? Doon na sa may nagko-question doon sa issue ng 51 billion na... Wala tayo binabanggit ang pangalan. Wala kami binabanggit. Pero malinaw naman na po yung kung kanino di umano napunta yung pondo na yun. At hindi po sa amin galing yon. Yan po ay siniyasat ng mismong Committee on Appropriations Chairman, si Congressman Zaldico. At lumabas sa records ng House of Representatives base sa mga reports ganun na kalaki ganun talaga yung pondo. 3 years since 2020 hanggang 2022. Ganun napunta yung pondo po. Ganun kalaki talaga. Pag kayo po ay nag-research, makikita niyo yung hati pa ng alokasyon bakit umabot ng 51 billion. Alright? Actually, ganun talagang ano dyan, ang sisti dyan, Wen, kung sino yung malapit sa kusina. Totoo naman yun. Hindi po nawawala sa politika yun. Ganun talaga mga tanong lang natin, napunta ba talaga sa mga dapat mapuntahan? So doon sa mga halimbawa kay mga kongresista nyo, senador ninyo, alam ninyo ganito ang alokasyon nila, karapatan nyo po ang katin nyo bilang taong Pilipino. Alamin nyo, Pilipino, saan ha? Po napupunta? Silipin nyo, ano saan proyekto pindindila ito ni senador at ni congressman? Deserve po natin yon. Eh alam mo, Weng, dyan ang tirahan ng pondo eh. Sa totoo lang, ano, mga kapuso, ano? Kaya ho, ang mga proyektong natatanggap po ng mga Pilipino substandard dahil nga po doon sa tirahan ng pondo. Tirahan talaga. Ano man, wala na tayong ibang salita pwedeng gamitin dyan. Legally speaking, wala nang pork barrel. Wala nang pork barrel. Wala na. Wala ka na makikita niya sa anumang hibla o wordings sa ilalim po ng pambansang budget ng gobyerno. Pero mas maganda ka pa nga nung panahon na meron pang pork barrel, Weng, kasi... may limit eh. Lump sum yun. Tsaka may limit, di ba? Ito wala eh. Walang limit. Kusina malapit sa kusina eh, di ba? Gugulat ka, 51 billion, tiroy mo. Isang district lang. Parang sila lang, isang kongresista lang yun nakasabi nga ni congressman ko, laki naman masyado. Sobrang laki, talaga. Oras natin mga kapuso, 17 minuto bago sumapit ang alas 9. Puntahan muna natin itong mga reports na ito. Si Alan Gatos, mga Muslim sa Bulacan, nagpahayag ng pagtutol sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Alan. Putol ang mga Muslim sa Bulacan sa isinusulong na paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito'y matapos na ilutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiwalay ng Mindanao sa kabuuan ng Pilipinas. Ayon kay retired Police General Tahirom Salim, Imam ng Heritage Village Mosque sa Malolos at Tubong Hulosulu, nangangamba sila na lilikha ito ng kaguluhan sa Mindanao maging sa buong bansa.
mababaliwala din anya ang paglikha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Kaso nito, pinayuhan ni Salim si dating Pangulong Duterte na huwag nang makialam sa politika lalo pat tapos na ang kanyang 6 na taon na termino. Samantala, sa halip na pagtuunan umano ang isyo ng paghiwalay ng Mindanao at pag-amyenda sa konstitusyon, mas makabubuti umanong tingnan ng mga mababatas na palitan na lang ang pangalan ng Pilipinas sa Mahadlika na nangangahulugan na Freedom Land. Ito naman umano kasi ang pangalan talaga ng Pilipinas bago pa man ito masakop noon ng mga Espanyol. Ako si Alang Gatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat ito. Samantala, yung kaso po laban po sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, kaugnay po sa naranasang blackout dyan sa Panay Island, iahain po ng pamalang panlunsod at panlalawigan po ng Iloilo ngayong buwan. Parang class suit yata ito, eh, kung naman nagkakamali. Buong lalawigan na kasi. Buong lalawigan. At saka ang laki ng nawala sa kanila araw-araw na nawalan po sila ng kuryente. Mm-hmm. Nasa tinatayang kalahating bilyong piso. Buti sana, kalahating Joel, bilyon, kung isang lugar lang. Naku. Buong lalawigan Panay Island. Si Ivan Aguana. Ivan, pasok. Joel Weng, maaaring maihay na ng pamahalaan ng lalawigan at lungsod ng Iloilo ang reklamo. Laban yan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngayong buwan ng Pebrero. Ito ay kaugnay sa nangyaring blackout sa Panay Island noong unang linggo ng Enero. Sa pulong balitaan na ipinahayag ng Iloilo City Mayor Jerry Trenas na 3 beses na nagpulong ang mga abogado ng lungsod at lalawigan ng Iloilo para plansyahin ang iahaing reklamo sa Energy Regulatory Commission o ERC laban sa NGCP. Ayon sa alkalde, na sa ERC muna sila maghahain ng reklamo laban sa NGCP at hindi sa korte dahil masyadong malaki ang filing fee dito. Umasa din ng alkalde na mapamulta o mapapamulta ang NGCP dahil sa bigat ng epekto sa lungsod at talabigan ng Iloilo ng nangyaring blackout. Ako si Ivan Aguana ng GMA Super Radio Iloilo. Nag-uulat para sa GMA Super Radio DZLD sa patutuo. Oras mga kapuso, alas 8:46, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Grateful and happy dahil GMA Radio ang number 1 for 2023. Number 1 AM station ang Super Radio DZBB at number 1 FM station ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. Ngayong Miyerkules. Saan ka galing, Papa? Pinuntahan mo ba yung isang pangalan? Oh, no. Ingat ka na. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ibang klase ang galing! Ibang klase ang dating! Ligaw na bala ka ba? Bakit? Kasi sa iba nakalaan, pero ako yung tinamaan. Oh! Sa tamang timing, ikaw naman ang pipiliin! Huwag kang masaktan pag sinasabi yung kalbo. Oh. Hindi ka naman kalbo. Talaga! Nakita mo yun! Semi lang. Pati mapainitin itong takuri. Mabusong kantahan ang aabangan mula kina Joey Generoso at Noel Cabangon. It's showtime! Ito nga, dream come true ko ang magkakasama tayong lahat. Pagpunta akong Denmark! Chico Fritz, boyfriend ko! Will the family accept their mommy's boyfi? Will you marry? Sunday, 12 noon on GTV. Nagsimula ng dinggin ang subcommittee
na pinamumunuan ni Senator Sani Angara, yung pagbalangkas doon sa maaaring mga economic provisions na dapat baguhin ano, sa ating saligang batas. Pero alam mo, Joe, sila kasi nag-uusap, sila top level yan eh, sa Kongreso, hindi ba? Baba nyo rin po yung discussion at consultation sa tao para maintindihan ng taong bayan. Actually, syempre dapat tao pa rin ang ano ang ang pinanggagalingan po ng ano anumang amyenda sa ating saligang batas. Pero ano to, ah, may mga legal luminary silang naimbitahan, ah, sila Christian Monsod, andun si justices. Si ano, si Hilario Davide. Ng mga framers ng Constitution. Si Adolf Ascuna, nandun na rin po. May mga binabanggit po doon na, well, syempre iba ayaw, no? Meron nagsasabi doon, oh, maganda namang isingit yung ano, unless provided, Unless provided by law. Kaya alam, mayroong mga contention din dyan, Wayne. Eh, kasi nga mayroong, may anti-dynasty na tayo sa ating saligang batas. Hindi naman, walang enabling law yun. No? So ano ang magiging garantya mo na kapag ka nilagay mo yan, eh magkakaroon tayo ng mga pagbabago sa batas. At saka ano, para pasukan tayo ng mga investors. Magiging madali din para bago-baguhin. Yung ating saligang batas. Depende sa timpla ng politika, di ba? Na pag gusto ng Pangulo, hindi gusto ng Pangulo, pwedeng ibalik. Pwedeng hindi pakialaman, pwedeng pakialaman, ilagay ang ganito. Kasi pwede mo nang amyandahan sa pamagitan lang ng legislation. Kaya nga, dun sa nakikita natin tinatakbo ng ano, ng mga ano, ng mga hearing po nitong subcommittee, eh mukhang weng matagal bago malaman natin kung ano ba yung mga dapat baguhin dyan. Totoo dyan. Walang deadline. Kasi nagtatakda daw ng deadline ng House of Representatives, di ba? 2 weeks. Kaya nga nagagalit ang mga senador. Teka, sandali. Huwag niyo kami utusan. Kailangan namin ayusin po ng mas mahabang panahon po ito. At medyo lumalala na po yung ano, bangayan sa pagitan po ng dalawang kapulungan. Baka pwede po mag-tone down kayo. Baka hindi na magkita sa bahay ka, ma. Diba? Hindi, tsaka alo, hindi lang yun. Pag kayo ay hindi tumigil sa inyong bangayan, baka masakripisyo yung priority legislation ng administrasyon. Tsaka hindi lang yung weng, ang impression sa atin na ibang bansa, papasukan ba namin ng investor? Kung kayo kayo nagkakagulo kayo. Away sila dyan, no? Igit diba? Sa lahat, paano kayo mag-meet eye to eye? Kaya nga sa para-pareho kayo may mga priority legislation, ang ledag ba bubuwagin nyo dahil hindi kayo magkasundo? Diba, imagine mo, ano? Dahil hindi sila magkasundo, Joel, may LEDAC meeting hindi na tinuloy. Eh, hindi, may LEDAC diba? Meeting, pero inuna ni Presidente ang Senado. Diba? Hindi na sila magkasama ngayon. Yun na nga. Sinunod po ang Kongreso, mga kapuso, ay, no? Hindi, kaya nga kayo may LEDAC. Parang bycam yan, maghaharap kayo para rider in din. Maayos natin. Maayos ninyo. No, kung ano yung mga dapat nating isulong ng mga priority legislation. Pero tingin ko, when kinakailangan na mag-usap, no? Tingin ko kinakailangan ng mapahupa yung bangayan. Sa totoo lang, ayaw ko na nga mag-interview ng politiko ng senador o kaya ng kongresista kasi baka maglagay pa tayo ng gatong, ayaw natin yun, no? Pero ito lang, Joe, ang hinahanap po sa pagkakataong ito ay statesmanship. Yun lang. Statesmanship. Kahit yung lagpasan ninyo yung anghang ng mga sinabi, sakit ng mga nagawa sa isa't isa, intindihin nyo lang po, tao, bayan. Kasi pag magpapataasan tayo ng ere, wala po tayong mararating. Inflation nyo, ang ganda na, oh. Alam mo. Mamaintain yun kung magtatrabaho lang kayo ng dire-diretso. Kung tatanungin mo sila, diba? Weng, ang sasabihin nila sa'yo, ang tao iniintindi namin, kaya kami nagkakaganito. Really? Chorva. Chokcha kayo, ha? Genis nonyo. Sabihin na natin na sige, baka naman, kasi ang House nasasaktan dahil nag-iimbestiga ang Senado. De, sabi naman na siya, sandali muna, kailangan di malaman ng tao to. Tsaka siguro kaya nasasaktan ng House, ang tingin sa kanila ng ano ng mga senador, medyo maliit. Parang inferior. Inferior, no? Kaya sinasabi nila, teka, huwag nyo kaming ganyanin. Kaya naman, kita mo naman, lumalaban ang House of Representatives. Sabi ni ano, Senior Deputy Speaker Don Gonzales, sandali muna, pag kami ang binabastos ninyo, binabastos niyo yung constituents namin. So, kasi po mga kongresista, ang pagkakaiba nila, meron silang distinct, meron silang sariling distrito na alam mo, ito ang sakop ko. Ang mga senador, hindi, wala silang ganon. National sila eh, hindi kaya ba? Nga pero wala silang sariling kaharian nila. Medyo mataas ang level namin dahil we were elected on a national scale. Hindi ah. Yun may senador kang patakbuhin mo, hindi mananalo ng lokal. Kaya nga. Kaya nga may mga senador na dahil sikat sila sa pelikula. Pero ito rin, Jones. Tatakbo sila sa Senado. Sabi dati ng isang senador, sino mas mataas ba?
si congressman o si governor? Sabi si governor. Pero sa hierarchy, alam natin na mas mababa ang poder ng governor sa congressman, hindi ba? Kasi nga, kasi pero, may pera ang congressman. Hindi, eh. Bakit po? Tinanong siya ng kapwa niya, senador. Aba, si congressman, pag pinatawag ng gobernador namin, dumarating si congressman. Ba, talaga? Oo. Kaya malakas si governor. Taxi! So sinasabi, ano, may mas poder ang congressman kaysa sa, ano, sa yes. Local government official. Malinaw kasi ang kanilang lugar. Kasi nga may pondo, may galing na pondo sa house na nakatutulong sa probinsya, no, mga kapuso. Kuno, ay, makatutulong sa probinsya. Oh. Oh, kaya... Kaya masalat sila. Ay, nako, mga kapuso, puntaan mo na natin to report na ito. Patuloy na pagdami po ng billboard sa mga pangunahing lansangan. Pinasisiyasat po ni Senator Revilla sa Senado. Ay, alam mo, ano ba mga billboard din? Ano mga totoo yan, Joel. Parang dito ka lang sa mga national highway natin, saan katerba ang billboard, pero malaki pong distraction sa driving yan. Actually, meron ng issue tungkol sa Guadalupe, di ba? Yung napakaliwanag na electronic billboard doon na nakakasilaw sa mga motorista. No? Dati nang nire-reklamo yan. So, pinasisiyasat pala ni Senator Bong. Yes. Alamin natin ang balita yung malaki ni Faravelo. Names, go! At naghain si Senator Bong Revilla Jr. ng resolusyon na naglalayong busisiin ng Senado ang patuloy pang pagdami ng naglalakihang billboard sa mga pangunahing lansangan na maaaring nagdudulot ng panganib sa publiko. Sa kanyang Senate Resolution No. 924, sinabing layunin dito na determinahin kung tumatalima na ang mga may-ari at operator ng mga billboard sa batas upos sa tamang lugar, liwanag at sukat. Para rin ito sa pagtukoy kung makakasunod sila sa deadline sa Marso para sa pagtalima sa standards para sa billboard. Tinukoy ni Revilla na chairman ng Senate Public Works Committee ang Executive Order No. 165 na inisyo noong March 2022 kung saan binigyan ng 2 taong palugit para makatalima sa mga patakaran ang mga operator ng billboard. Ayon sa senador, wala pang datos kung ilang aksidente ang idinulot ng mga billboard dahil isinama ang kanilang bilang sa mga paglabag sa distracted driving. Pero marami na umunong nakita na talagang nagdudulot ito ng distraction sa nagmamaneho dahil dun sa malakas na ilaw at dahil sa content, kagaya halimbawa ng mga motion billboards o yung may gumagalaw. Bukod dito, maaari umunong magdulot din ng billboards ng panganib kapag may bagyo at lindol. Malaking ano yan, industry yan, Weng. At Nympha, no? Yung billboard, malaking pera yan. Tsaka mahal daw yun. Mahal ang ano dyan, papalagay dyan. Halimbawa, may billboard ka maglalagay sa lupa mo, ang laki daw ng kita doon. Pero sinasabi nila, pag nalagay ka ang mukha mo sa billboard ba, made ka na. Sikat ka na. Makapagpagawa nga ng billboard. Sarili mong billboard, no? Billboard, di ba? Mahal ang billboard. At malaki industriya ang babanggayin ni Senator Bong dyan. Tsaka talaga naman nakaka-distract. Ay, pag ako nakita ko yung mga K-drama actors. Oo, na diba? Lalo kung magda-drive diba? Ka. Oo, na doon si Limin Ho. Meron... Uy, kilala. Oo, isa lang siyang kilala ko. Sina Yusinggi, yan. Hindi ko na alam yan. Yung pala may mga dapat talagang sukat yan. Meron pamantayan kung gaano kaliwanag po pwede para hindi talaga makasilaw doon sa mga motorista at hindi siya mag-cause ng aksidente. Yan. Ako si Nympha Ravelo ni Jemmy. Super Radio, DZBB, dapat totoo. Taxi sa BB! Sabi nga nila, pag narentahan nyo yung lugar mo eh, na magkakabit ng billboard, ba? Buhay ka na. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Meron ka ng pensyon, di ba? Pero ito lang, nakakaloko, Joel. Ang dumi-dumi po ng Metro Manila. Okay. Ang paligid na, yung palabas ka rin ng Metro Manila, napapunta ka ng Cavite, San Caterba, ang madadaanan mong billboards, ang dumi-dumi, eyesore po kaya yan? Kaya nga. Ito, distraction pa sa driving. Anyway, mga kapuso, ito ha, magandang tinatrabaho na po ng PNP ito. Ano yung yan? Yung di ba, Weng, meron tayong Vowsy Desk. Diba yung mga violence against women and children. Parang naglagay tayo ng women's desk doon. Yes, no? Para di sa mga bata yun. Ngayon, ang tinatrabaho ng PNP para magkaroon po tayo ng cybercrime desk. Maganda kasi yan. Weng, nasa cybercrime na ang crime ngayon. Diba? Tapos huli pa tayo nasa sa kaalaman. Nasa cyberspace na ang criminals ngayon, mga kapuso. No? Talaga namang pati pag nanakaw po ng pera, nandyan na. Yes. Ang pag nanakaw po ng identity, nandyan na. Dumami raw ang kanilang mga cybercrime incidents. Kumpara doon sa ibang mga krimen. Bawat presinto magkakaroon ng police na bihasa sa ganitong klase ng mga krimen and how to deal with it. Pero sana hindi lang isa. Kasi dito na tayo papunta. Lahat na ng police dapat natin, gawin nating equipped. Yun.
may kaalaman po sa ganito. Parang hindi lang siya. Specialization. Parang lahat dapat specialization. Pag wala siya, ay wala po yung mag-iimbestiga eh. Oo. Kasi baka mangyari dyan, baka AI na rin mag-imbestiga sa atin. Huwag naman. Diba? Oo, kaya medyo umayos-ayos sa mga polis. Ang kinakailangan natin pag-iibayuhin ay human intelligence at hindi artificial intelligence. Baka maging obsolete na tayo. Ayoko rin nun, mga kapuso. Yung robot na po ang magmamando po sa tao. Mm-mm. Eh, tao lang gumawa dyan eh. Totoo yan. Sabay mga kapuso, andyan na po si Orly. At syempre si Connie Season. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga mga maharlika. Lahing makabayan ng oras natin mga kapuso. 20 segundos bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV pa. Partisiya na. Disiplina pa.